Ito ay kwento ng isang tindera ng gulay, mga kaaswang. At kung paano ang pagyaman niya ay ating aalamin dito, mismo sa ipinadala niyang liham. Dahil lang ba sa gulay ang bigla niyang pagyaman? Ito ang malaking katanungan. Lumaki sa mahirap na pamilya si Nene. Siya ang panganay sa lahat ng magkapatid. At sa kanya rin nakadepende ang ina. Para sa pangangailangan ng mga kapatid niya. May trabaho din naman ang kanyang amang si Larry. Kaso ay sakto lang din halos sa bisyo nito. Lagi pa itong nagwawala kapag umuwing lasing. Ilang beses nang inutos ni Nene sa ina na hiwalayan ito. Dahil wala itong silbi. Kaso ay sobrang martyr ng ina nito na si Aling Pepay. At pinanindigan talaga nito ang pangako na maging mabuting asawa kahit pa ganoon na ang ginagawa ng asawa. Magbabago rin yan anak. Pasyensyahan mo na lang ang iyong ama. Mabait naman siya kapag hindi lasing, hindi ba? Nanay naman, may araw bang hindi nalasing yang si tatay? Kapag magkasakit yan, kaninong problema ba yan? Sa akin din mapupunta lahat ng responsibilidad. Laging ako, kasi ako ang panganay. Nay naman, pagod na ako. Reklamo ni Nene sa ina. Nakita ni Nene na tila nasasaktan din ang ina. Kaya tinalikuran na lamang niya ito. Titiisin na lamang niya ang ama alang-alang sa ina at apat pang mga kapatid. Halos siya na ang tumayong ama dahil sa pinansyal sa kanya lahat na kasalalay. Bigas, ulam, pambao ng mga kapatid at mga bayarin. Mabuti na lang at tila biniyayaan din naman siya lagi nang may kapal. Laging malakas ang kanyang kita na sasapat lagi sa pangangailangan ng mga kapatid at ina. Madaling araw pa lang nasa palengke na si Nene para makapamili ng sariwang gulay para maibenta sa kanyang mga suke. Dalawang baryo ang iikutin niya dahil laging naghihintay sa kanya ang mga suke. Nag-aagaw pa lang ang dilim at liwanag noon nang matanaw ni Nene ang nagkumpulang mga kalalakihan sa bakante at madamong lupain. Dala ng pagtataka ay dinala siya ng kanyang mga paaruan. Nakapaikot ang mga ito na may tinitignan ng kung ano sa gitna. Nakisilip siya at ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makita ang isang bangkay. Halos masuka pa siya sa nasaksihan at lalong-lalo na ang amoy. Wasak ang tiyan at magkahalo ang amoy nitong malansa at amoy dumi. Nagkalat ang mga bituka ngunit ang ibang lamang loob nito ay wala na. Ano bang nangyayari dyan? Wala sa sariling na itanong ni Nene. Naaswang ining, kaya ikaw mag-ingat ka dahil may kumagala na namang aswang sa baryong ito. Sagot sa kanya ng matandang lalaki. Natahimik si Nene sa sinabi nito. Hindi niya akalaing totoo ang aswang. Ngunit wala namang may nakakitang aswang nga ang gumawa sa lalaking biktima. Kaya pinalis ni Nene ang pangamba ng mga ito. Naku po Manong, baka napagtripan lang yan ng mga bandido. Alam mo naman dito sa atin, di ba? Noong isang buwan nga, may pinugutan ng ulo, di ba? Paalala niya pa rito. Naku ining, saan naman ang mga bandido dinala ang mga lamang loob ng taong ito? Huwag mong sabihin na kumakain rin ng lamang loob ang mga bandido. Tanong ng isa pa sa mga ito. Hindi nakaimik si Nene. Saan nga ba napunta ang mga lamang loob ng lalaking bangkay? Sa isip-isip niya. Umalis na lamang siya bago pa man makalimot na marami pa siyang ititindang gulay.
Tiyak pagagalitan siya ng mga suke dahil naghihintay na ang mga ito para sa lulutuing sabaw para sa umaga. Hindi niya napansin ng lalaking nakasunod sa kanya. Nagulat na lamang siya nang bigla itong magsalita. Miss, huwag kang maglakad ng mag-isa sa dilim. Delikado ang panahon ngayon. Biglang wika ng lalaki sa kanyang likod. Sa gulat ni Nene ay nabitawan niya ang hawak na baske. Nako, pasyensya na. Nagulat pa yata kita. Hinging paumanhin pa ng lalaki. Sino ka ba? Bakit bigla ka nalang sumisipot? Dinaig mo pa ang isang engkanto? Angil ng dalaga. Ikaw kasi, masyadong malalim ang mga iniisip mo. Ayan tuloy, nagulat pa kita. Natahimik na lamang si Nene. Hindi kasi niya maalis sa kanyang isipan ang anyo ng bangkay na nakakapangilabot. Ako pala si Lorio. Akin na, tulungan na kita. Naku, wag na, kaya ko to. Sige na, gusto lang naman kita maging kalapit eh. Tingin ko kasi ay mabait ka. Naku, huwag mo na akong dinadaan sa ganyan, tapos ano? Aakyat ng ligaw tapos maging pasaway, katulad ng ama ko. Naku naman, masyado ka namang abansi. Ano sa tingin mo? Jujuain agad at aasawahin kita. Biglang naging tahimik si Nene sa pagiging prangka ng kaharap. Masyado nga yata siyang naging abanse. Nawala ng preno ang kanyang bibig. Nabwisit siya kasi sa ugali ng ama na tila ba tinginan niya sa lahat ng mga lalaki ay katulad ng ama. Umalis ka na kasi, hayaan mo na ako. Mamaya mabwisit pa tong paninda ko at hindi pa maubos. Pagtataboy niya sa binata. Ito naman, nagmamagandang loob lang naman ako. Kanina ka pa hindi nagpapakilala sa akin. Angil ng binata. Ngunit ayaw pa rin magpakilala ni Nene. Patuloy lang siya sa paglalakad habang si Lorio ay patuloy lang na nakabuntot sa kanya. Ganito na lang. Kapag hindi mauubos yung paninda mo ngayon, hindi na ako muling mangungulit pa sa'yo. Tapos, babayaran ko na lang lahat ng hindi mauubos. Ayos ba? Ako na ang magdadala ng mga basket mo. Sige na naman, para hindi ka mahihirapan pa. Pamimilit ng binata. O sige, mapilit ka eh. O ayan, ikaw na ang magbibit-bit. Teka lang, sandali. Awat ng binata nang humakbang na siya paabante. Naiwan ang dalawang basket na may laman ng mga paninda. Oh, bakit? Ano mo na ang pangalan mo? Nagpakilala ako samantalang ikaw, hindi man lang. Yun? Nene. Ako si Nene. Oh, bilis na. Baka magagalit na mga suki ko nito. Basta ang hindi maubos, bayaran mo ha. Mabilis na itong humakbang ulit. Dinampot na ni Lorio ang dalawang basket at mabilis lang ding nasundan dahil sa haba ng mga paa ng binata. Saan ka ba galing at bigla ka nalang naging interesado na makipaglapit sa akin? Siguro matagal mo na akong sinusundan. Puna ni Nene. Hindi naimik ang binata kaya sumigaw na lang ulit ang dalaga para sa kanyang paninda. Nangalahati pa lang ang ikot nila sa isang baryo ay paubos na kaagad ang tindang gulay ni Nene. Habang naglalakad ay pasulyap-sulyap siya sa hawak na basket na bit-bit ni Lorio. May bit-bit kayatang agimat ano? Tanong ni Nene sa lalaki. Anong agimat? Kagapuhan lang ang meron ako no. Kaya mabilis na naubos itong paninda mo. Paano ba yan?
Edi, mapapadalas akong mapasama nito sa'yo. Nakangising wika ng binata sa baykindat. Ay basta ikaw ang tagabitbit ng basket at tubos lagi ang paninda ay wala namang problema. Ngiting tagumpay si Lorio habang naglalakad pa uwi. Ay puro sila kwentuhan. Hindi na namalaya ni Nene na naging malapit na siya sa binata. Nahalata ni Aling Pepay ang pagiging malapit ng dalawa kaya napuna ito ng ina. Nobiyo mo na ba ang lalaking iyon, anak? Bakit hindi mo man lang ipakilala sa akin? Nanay naman. Mamaya kagaya lang iyon kay tatay. Magkaibigan lang kami. At isa pa, hindi pa nanligaw sa akin ang lalaking iyon. Hindi na muling naimik si Aling Pepay. Basta tungkol sa ama ang pag-uusapan ay ayaw na niyang lumalim pa. At baka kung ano na naman ang sasabihin ni Nene laban sa kanyang ama. Sa bagay ay hindi rin niya masisisi ang anak. Naawa rin nga ito kay Nene. Subalit ayaw rin itong lumaki ang mga kapatid ni Nene na walang kilalaning ama. Ilang umaga na laging sinasamahan ni Lorio si Nene sa pagtitinda ng gulay. Hanggang sa maisipan ni Nene na itanong kung wala ba itong trabaho at kung taga saan ba talaga ito. Leadman ako ng tinatayong bagong gusali sa baryo. Huwag kang magalala. Hindi ako tambay. Yung itinatayong apat na palapag ng pribadong paaralan ba? Tanong ni Nene sa binata. Oo. Kami ang kontraktor doon. Napatango lang si Nene. Bigla ulit tumahimik sa pagitan nila hanggang sa sumagi sa isipan ni Nene ang tungkol sa gumagalang aswang. Ay, teka lang. Hindi pa kayo ginagambala ng mga aswang sa tinitirhan nyo? Di ba malapit lang roon ang pinangyarihan ng insidente noong isang linggo? Sa akala mo, aswang ba talaga ang may gawa nun? Mahabang katahimikan bago sumagot si Lorio. Iyong lalaking natagpo ang wakwak ang tiyan. Kasama namin sa trabaho iyon. Ang lalaking iyon ay magnanakaw. At oo, totoo ang aswang. Aswang talaga ang may gawa niyon. Kwento ni Lorio. Ay, bagay naman pala sa lalaking iyon ang nangyari sa kanya. Baka nanakawan ang aswang kaya ginawa ang ganoon. Hindi na imik si Lorio at hindi na ito muling na imik pa. Hanggang sa matapos ng mailako ang gulay ni Nene. Habang pauwi ay biglang may hiniling ang binata sa kanya. Nene, pwede ba tayong mamasyal sa bayan? Kumain lang tapos nood ng sine. Naku, yan ang hindi yata mangyari pa, Lorio. Bakit naman? Alam mong ako ang bumubuhay sa mga kapatid ko. Anong ipapakain at ipapabaon ko sa kanila sakaling hindi ako maglalako? Tanong niya sa binata. Biglang dumukot sa bulsa ang binata. Inaabot niya sa dalagang 10,000 piso. Ito, tulong ko ito para sa mga kapatid at ina mo. Basta sumama ka lang sa akin, mamasyal. Para naman masubukan mo rin na mai-relaxi ang katawan mo. Buong buhay mo ay umiikot lang sa paglalako ng isda at gulay. Sana naman ay pumayag ka. Nasanay na rin ako, Lorio. Saka hindi ko matatanggap yung pera mo. Abay, ang baba naman ang tingin ko sa sarili ko kapag ganyan. Huwag mo nang isipin yan, Nene. Gusto lang naman kitang makasama sa pamamasyal eh. Gusto ko lang na ma-enjoy mo rin ang kahit isang araw mo dito sa mundo. Puro ka kasi trabaho. Wala man lang pahinga.
Salamat, Toryo, pero masyadong nakakapangliit iyang bibigyan mo ako ng pera. Gayong marunong naman ako maghanap buhay. Napangiti si Loryo. Naiiba nga si Nene. Hindi ito mukhang pera. Naiiba sa ibang babae na nakilala niya. Paano kung ginagawa ko lang na mapalapit sa'yo? Dahil gusto talaga kita, Nene. Pagtatapat na niya sa dalaga. Napailing si Nene. Sinabi niya sa sarili na hinding-hindi siya padadala sa matatamis na salita ng mga lalaki. Napangiti na lamang siya ng sapilitan sa harap ng binata. Nahalata ito ni Loryo, kaya kaagad na pinuna. Totohanan talaga yung pagkukumpara mo sa lahat ng mga lalaki. Nene, iba ako sa ama mo. Wala akong bisyo. At walang barkada. Marami pa naman ang mga katulad ko. Kaya, huwag mo itulad lahat sa iyong ama. Hindi na imake si Nene. Hindi pa rin niya kayang magtiwala sa mga lalaki. Simula pagkabata ay namulat na siya sa masamang ginagawa ng ama niya sa kanyang ina. Kaya paano pa siya magtitiwala sa mga lalaki? Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Nene. Mapapatunayan ko rin sa iyo na totoo ang mga sinasabi ko. Hinding-hindi ako maging kagaya sa ama mo. Tandaan mo yan. Pagsusumamo ni Loryo. Malalim ng buntong hininga ang pinakawala ni Nene. Ang totoo ay magaan na rin talaga ang loob niya sa binata. Pag-isipan ko muna, Loryo, ha? Tanging sambit niya rito. Kinagabihan, hindi nakatulog si Nene sa kakaisip tungkol sa alok ni Loryo. Hindi lang yata sa alok dahil sa ramdam na niyang naging special na sa kanyang puso ang binata. Sa kakaisip niya ay nakalimutan niya niyang isara ang bintana. Gabing gabi na. Nagmumuni-muni kasi siya sa harap ng bintana. Habang inaaliw rin ang sarili sa makikislap na bituin at buwan. Ngunit bigla ring natigilan ng biglang may dumaan na itim na bagay na may maitim at malalaking pakpak. Ang bangis ng huni nito. Sa kabila ng takot at pagkagulat ay mabilis rin niyang naisara ang kanyang bintana. Iyon na yata ang aswang, sambit niya sa sarili. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Napagtanto niyang totoo ang aswang. At malinaw niya iyong nakikita na kahit anong pilit niyang isiksik sa sarili na imahinasyon lang ang lahat ay hindi pa rin mababago ng katotohanan. Dalawang mata niya mismo ang nakakita sa nilalang. Tahimik na ang buong paligid. Tulog na mga kapatid at mga magulang ni Nene. At maging siya ay nakaidlip na rin ngunit bigla na lamang siyang nagising sa mga mabibigat na yabang sa kanilang bakuran. Sa pagtataka ay sinilip niya ito mula sa maliit na sewang ng bintana na yari sa sawali. Ganoon na lang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang makita ang kaninang nilalang na lumilipad ay nasa bakuran na nila at tila ba nakabantay ito. Hindi na nakatulog pang muli si Nene sa takot na baka subukan itong pasukin ang kanilang bahay. Kaya nakamatsyag lang siya sa nilalang. Ngunit hindi niya nakayanan ang kanyang antok. Kaya nakatulugan na niya ang pagmamatsyag. Nagulat na lang siya nang magising siya sa magbubukang liwayway na. Mabilis ang lahat ng kanyang kilos. Dapat ay alas 3 pa siyang gising ngunit dahil sa aswang na iyon. Ay inubaga na siya ng gising. Mula sa di kalayuan ng kanilang bahay ay natatanaw niya si Loryo na halatang inaabangan siya. Nagtaka siya dahil madalas itong nakabantay sa palengke na. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sa bahay na nila. Bakit ka nandito? Tanong niya sa binata.
Inumaga ka na kasi kaya dito na ako nag-abang sa'yo. Ang tagal mo kasi. Naku, may aswang kasi. Totoo pala talaga sila. Kaya napuyat ako. Wika niya. Natahimik si Lorio sa sinabi ng dalaga. Marami pang sinabi si Nene at nakikinig lang dito si Lorio. Habang naglalakad sila patungo sa palengke ay, muli na namang namataan nila Nene ang nagkumpulang mga tao mula sa unahan. Naku, Yari, baka bangkay ng tao na naman niya na naaswang, sambit ni Nene. Hindi naman yata. Lahat ba ng mga aswang masama, Nene? Marami pa rin ang mabubuting aswang. Depensa ni Lorio sa mga nilalang ng dilim. Ewan ko ba, Lorio? Basta ang aswang ay aswang. Kumakain ng ilaw na karne at lamang loob ng mga may buhay. Tao man o hayop. Talagang nakakadiri pa rin. Hindi nakapagsalita si Lorio sa sinabi ng dalaga. Hanggang sa marating nilang nagkumpulang mga tao sa lugar nila Nene. Isang baboy na naman ang wasak ang tiyan at nawawala ang lamang loob. Kita mo na, Lorio, kuawang may-ari ng alagang baboy. Akalain mo yon? Nagpapakahirap yung tao para alagaan ang kanyang baboy. Kakainin lang ng aswang. Puna ni Nene. Hindi ganyan, Ineng. Maswerte yata si Mang Tibor. Kasi nakita niya ang 20 mil na nagapatong sa kanyang alaga. Halos limang doble ang bayad sa presyo ng kanyang alaga. Wika ni Mang Bani na nasa harapan ni Nene. Po, anong klaseng aswang yun? Nagtatakang tanong ni Nene. Si Lorio ay nanatili pa ring tahimik sa kanyang likuran. Wala itong naging reaksyon sa mga nangyayari. Samantalang si Nene ay parang investigador na tanong ng tanong dito. Tanong doon at tanong sa kung saan. Puro tanong kasi marites. Kung hindi pa sinabi ni Lorio na wala itong mailalako pang gulay, kakausyoso ay wala pa itong balak na umalis sa nagkumpulang tao. Hayop na aswang yun. Talagang perwisyo sa lahat. Sambit niya. Hindi naimik si Lorio. Iniba na niya ang usapan upang mawala na sa utak ng dalaga ang tungkol sa aswang. Matapos mailako ang tindang gulay ay masayang naglakad pa uwi si Nene. Kasabay ang binata ng makasalubong nila. Ang isang kapitbahay. Nene, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa iyong ama? Tanong nito. Ano na naman po, Aling Muray? Nagwawala na naman ba sa kalasingan? Tanong pabalik rin ni Nene. Ako, higit pa, Nene. Isinugod ang ama mo sa ospital dahil nataga ng kainuman. Malala ang lagay ng ama mo. Kamunti ka ng maputol ang paa. Biglang gumaan ang buong katawan ni Nene nang marinig ang balita. Halos nakalimutan niya niyang may kasama siya dahil sa sobrang pagmamadali na makahanap ng tricycle na masasakyan. Dapagtanto niyang hindi pa rin mawala ang kanyang damdamin para sa ama. Na kahit gaano man ito naging pasaway at responsableng ama, ay dugo pa rin ito ang nananalaytay sa kanya. Dahan-dahan naman, Nene. Kumalma ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Saad ni Lorio. Pasensya na, Lorio, pero kailangan ko talagang ma-check kung maayos ba ang lagay ni tatay. Kita mo na, sobrang bait mo, Nene. Galit ka lang sa isip, pero ang puso mo ay napakamapagmahal pa rin. Puna ni Lorio. Ama ko pa rin siya kahit anong mangyari, Lorio. Hindi ako narito sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila ni nanay. Napangiti ang binata sa paghanga sa dalaga.
Nakikita na nito ng maaga kung gaano kabuti ang puso ng babae. At ito ang nais nitong maging kasama habang buhay. Iyon ay kapag pagpalain siya at mapaibig ang dalaga. Pagdating ng ospital ay nasa gilid lang ng admitting section ang kanyang ama at nag-aagaw buhay. Wala silang pang down. At pribadong ospital ang napagdalhan. Kaya dinadaanan lang ito ng mga staff at mga doktor ng ospital. Kung hindi pa dahil kay Lorio na lihim na nagbabayad ng pang down sa ospital, ay siguradong mauubusan na ito ng dugo. Malaki ang katanungan sa isip ni Nene kung sino ba ang misteryosong nagbayad ng ospital para lang maalagaan ng doktor ang kanyang ama na nag-aagaw buhay na. Napakabuti naman ang taong iyon. Sana makilala ko siya. Wika niya sa harap na binata. Baka kapag nakilala mo siya, baka makalimutan mo na ako. Biro ni Lorio. Hindi ko pa nga nakilala, pinagsiselosan mo na. Abay, siyempre, baka mayaman iyon. Samantalang ako ay isa lamang ordinaryong tao. Mahimig ginanakit na wika ni Lorio. Ikaw talaga, Lorio. Hindi ako tumitingin sa yaman ng tao para alam mo. Kung may nais man ako maging karelasyon sa huli, tiyak, ikaw na yata iyon. Halos mapatalon sa tuwa si Lorio nang marinig ang sinabing iyon ng dalagang matagal na niyang nililigawan. Ibig bang sabihin ay may pag-asa na ako sa buhay mo? Tuwang-tuwang tanong ni Lorio. Hindi ko pa sinabi, maghintay ka lang, atat ka naman masyado. Napakamot ng ulo ang binata. Samantalang natawa lang si Nene sa naging reaksyon ng binata. Isang gwapong binatang doktor ang lumabas mula sa kwartong pinagdalhan sa ama ni Nene. Matamis ang mga ngiti nito habang papalapit sa kanila. Tinanong nito si Nene kung sila ba ang kaanak ng biktima. Mabilis na tumango si Nene. May mga ibinilin ito sa kanya bago inaabot ang reseta. Nagpasalamat ang dalaga nang magpaalam na ang binatang doktor. Samantalang sobrang bigat ng mukha ni Lorio habang nakatingin kay Nene. Natila ba ayaw nang kumisap sa kakatitig sa doktor? Uy, bakit ganyan niya itsura mo? Dinaig mo pa ang natalo sa luto. Wala ka naman yatang naging kaaway. Malapit na akong makahanap ng kaaway, sagot ng binata. Napatawa lang si Nene sa pag-aakalang nagbibiro lang ang binata. Ikaw talaga? Alam mo, pakiramdam ko ay si Doc ang nagbayad ng ospital bill ni tatay. Ayaw lang aminin eh. Kasi nga, Good Samaritan. Saad ni Nene. Porkit ganoon katamis kung ngumiti sa'yo? Kinigiliti ka nga yata eh. May himig pagkainis na wika ni Lorio. Ayan at nagsiselos na nga. Tudyo pa ng dalaga sa binata. Halika na nga, puntahan na natin ang tatay mo sa kwarto na pinaglagyan sa kanya. Tanging sabi ni Lorio at nagpatiuna ng maglakad patungo sa kinaroroonan ng ama ni Nene. Pasensya na, Lorio. Paano na to? Huli ka na sa trabaho mo. Sino bang nagsabi na papasok ako ngayon sa trabaho? Sasamahan kita dahil kailangan mo ngayon ng kasama. Kiniliti na naman si Nene ng palahim sa sinabi ng binata. Ramdam niya ang halaga niya rito. At mas lalo pa siyang napapalapit sa binata. Nagpaalam ito saglit upang bibili ng mga prutas. Mabilis nga itong nakabalik at sobrang daming dalang pagkain at mga prutas. Nako, inubos mo na naman yata ang pera mo para sa amin. Mamaya wala ka nang magamit para sa sarili mo.
Nahihiyang wika ni Nene. Ayos lang. Meron pa naman. Wala naman akong binubuhay kaya walang problema. Napakabait mo, Lorio. Malaki tuloy ang utang na loob ko sa'yo. Ano ba naman yung nasa isip mo? Utang na loob kaagad kahit sa maliit na bagay. Huwag kang ang ganyan. Totoo naman kasi, Lorio. Ako, kumain ka na. Gutom lang yan. Mamayang konti gising na yung tatay mo kaya wala ka nang alalahanin pa. Napatango lang si Nene sabay kuha ng supot na may lamang styrobox para sa tatlo. Kinuha niyang dalawa at itinabi ang isa para sa kanyang ama. Sabay silang dalawa ni Lorio na kumain at saktong pagkatapos nilang kumain, nagising ang amang si Mang Lari. Nene anak, sambit nito. Mabuti at gising ka na tay. Masyadong maraming anesthesia yata ang naiturok sa'yo at ang tagal mong nagising. Puna ni Nene. Magandang araw po, Mang Lari. Sabat din ni Lorio nang bumaling ang paningin nito sa kanya. Siya po si Lorio tay, kaibigan ko. Napangiti lang ang ama sabay sabi. Akala ko, katapusan ko na. Wika ni Mang Lari na mahimig pagsisisi. Sana lang tay, nadala ka na sa nangyaring ito sa'yo. Wika ni Nene. Pangako anak, hindi na ako magiging pabigat sa bahay. Magbabago na ako. Napangiti ang dalaga sa sinabing iyon ng ama. Tila nagpasalamat pa siya sa nangyari dito dahil naging dahilan iyon para tumino ang kanyang ama. Ilang sandali pa ay pumasok ang doktor na nag-aasikaso kay Mang Lari para ma-check ang kondisyon nito. At nang masigurong maayos na ang lahat, ay si Nene naman ang hinarap nito. Kinausap nito ang dalaga hanggang sa naging personal na ang mga tanong ng doktor. Inis na inis si Lorio na nakikinig sa dalawang nag-uusap. Na tila ba hindi siya nakikita ng mga ito? Kung hindi pa siya napaubo ay hindi pa naalala ni Nene na kasama niya ang binata. Ay, pasyensya na Dok. Ito pala si Lorio. Pakilala ni Nene. Naubiyo mo na ba? Tanong ng doktor. Hindi pare, pero nililigawan ko si Nene. Sabat ng binata. Ah, ganun ba? Nililigaw pa lang naman pala. Pwede pang maagaw. Yung tipong ikakasal na nga sa simbahan, naaagaw pa, hindi ba? Paano yan pare? Bala ko rin ligawan si Nene eh. Matira matibay na lang. Tanong pa nito. Pinigilan ni Lorio ang sarili na huwag magalit. Kapag mangyari yun ay siguradong hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Si Doc naman kumakapagbiro, sabat ni Nene nang makita ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Hindi ako nagbibiro, Nene. Liligawan talaga kita. Paano? Aalis na muna ako at marami pang pasyente ang naghihintay sa akin. Wika ng doktor sabay paalam na. Napasunod ang kanilang tingin dito. Maging si Larry ay napangiti at dinig nito lahat ng usapan. Napakaswerte mo, Nene. Kung ang doktor na iyon ang magiging nobyo mo, mapera na at gwapo pa. Puna ng kanyang ama. Tay naman, saway ni Nene. Masakit iyon sa puso ni Lorio. Harap-harap ang sinasabi ng ama ni Nene kung saan ito boto para sa kanyang dalagang anak. Naganap siya ng dahilan para makapagpaalam sa mag-ama. Nagtaka pa si Nene dahil ang sabi nito ay sasamahan siya buong araw. E maaga pa naman para umuwi. May inilapag itong pera sa mesa para daw kapag may kailangang bilhin na gamot ay may babibili ka agad.
Nais pa iyong tanggihan ni Nene, ngunit nagpumilit pa rin si Loria. Umalis itong masakit ang dibdib. Pagkaramdam niya ay talo na siya sa doktor na iyon. Isang linggo siyang hindi nagparamdam kay Nene. At labis na pagtataka at pagkabahala naman ang naramdaman ni Nene. Hanggang sa maisipan ng dalaga na puntahan ito sa gusaling pinagtatrabahuan ito. Si Lorio ba? Nasa inuupahan niyang bahay. Masama ang pakiramdam. Saad ng isang unano na siyang nagbabantay sa mga materyales ng ginagawang gusali. Mabilis na tinungo ni Nene ang itinurong bahay ng unano. Nag-alala siya para sa binata. Kaya pala ilang linggo itong hindi nakasipot para samahan siya. Nakita niyang nakaawang ang pinto kaya dire-diretso na siyang pumasok sa loob. Nadatnan niya ang binata na nakahiga sa kama habang nakapikit ang mga mata. Ipinatong niya ang kanyang balad sa noon ng binata upang malaman kung may lagnat ba ito. Mainit nga ngunit nagulat siya nang biglang hinawakan ng mahigpit ni Lorio ang kanyang kamay. At tinitigan ng masama at galit na galit. Nagbabaga pa ang mga mata nito kaya napasigaw niya siya sa takot. Kaagad na binitawan ni Lorio ang kamay niya. Pasensya na, nagulat lang ako. Bakit kasi basta ka na lang pumasok? Nakita ko kasing nakabukas ang pinto kaya dumiretso na ako. Ang tagal mo kayang di nagparamdam. Bakit pa? Eh, mas matimbang naman ang doktor na iyon, di ba? Kasi mapera at gwapo. Kaya buto ang tatay mo. Naku, nagsiselos pa. Eh, mas gwapo ka doon. Ano ka ba? At saka ayaw ko ng mayaman. Simpleng tao lang ako at mahirap pa. Mamaya eh, aalipustahin lang ako ng pamilya ng lalaki. Ayaw ko. Biglang nabuhay ang loob ni Lorio nang marinig yon. Nawala lahat ang kanyang panghihina at biglang gumaling lahat ng kanyang dinaramdam. Sabi mo yan ha? Paninigurado pa nito. Oo nga, sagot ni Nene. Kailan mo pa kasi ako sasagutin? Lakas loob na tanong ni Lorio. Gusto mo talagang malaman? E di ngayon na. Sinasagot na kita. Napakabilis bumangon ni Lorio nang marinig yon. Napayakap ka agad ito sa dalaga sa sobrang tuwa. Hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mo, mahal ko. Pangako. Wika pa ng binata. Napayakap din pabalik si Nene sa nobyo. Unang beses niyang magkaroon ng nobyo at ang hiling niya ay sana nasa tamang kamay siya. Nagpaalam na umuwi si Nene dahil kailangan pa niyang bumili ng bigas at ulam para sa tanghalian nila. Gusto itong ihatid ni Lorio ngunit ayaw pumayag ng dalaga. Baka mabinat pa ito kaya pinahatid na siya nito sa kasamahan sa trabaho gamit ang kotse. Nahihiya pa sana si Nene kaso ay sobrang mapilit na mga ito. Kinagabihan, binalak sana ni Lorio na bisitahin si Nene. Ngunit bigla niyang naisipan na kibilugan pala ng buwan. Magigising na naman ang natutulog niyang halimaw sa kanyang katawan. Maghahanap na naman ng mabibiktimang buhay. Ngunit madalas naman ay mga alagang hayop lang ang kanyang punterya. Matapos busugin ang sarili ay naisipan niyang puntahan ang bahay ng nobya. Naisanan niyang dalawin ito ngunit hindi pwede. Kaya nagtiis na lamang muna siya sa pasilip-silip lang sa nobya sa mga butas ng dingding nito na gawa sa sawali. Ngunit malayo pa siya ay tanaw na niya ang magarang kotse na nakaparada sa bakuran nila Nene. Pagdating niya sa bakuran bilang anyong uwak, ay doon sa mismong kotse siya dumabo. Mula roon ay makikita niya ang nobya na kaharap ang doktor at tutuhanan nga ang sinabi nitong liligawan si Nene. Matindi ang selos niya habang nakatingin sa dalawa.
Lumapit siya sa bubong ng bahay at nilakasan ang huni, yung tipong galit na galit. Abay, putik na aswang naman yan. Ang aga, mura ni Mang Lari. Asin lang ang katapat niyan, pahingi po ng asin, saad ng doktor. Malinaw iyon na naririnig ni Lorio. Mas lalong nagpupuyo sa galit ang kanyang kalooban. Talagang malaking harang sa buhay pag-ibig niya ang doktor. Lumipad na siya palayo upang makaiwas sa masamang balak ng doktor. Masakit ang kanyang loob dahil pakiramdam niya ay niloko siya ng nobya. Alam na nitong may nobyo na itong tao ay humaharap pa rin sa mga manliligaw. Sa galit ni Lorio ay napagbuntuhan niya ng galit ang namamataang kambing na nakatali sa ilalim ng punong santol. Wala siyang pakialam kung iyak ito ng iyak dahil sa takot sa kanya. Hinawakan niya ang ulo nito at kinagat ng leeg. Hindi ito tinigilan hanggat hindi nangingisay. Gamit ang matalim na kuko ay hiniwa nito ang tiyan ng kambing. At walang kahirap-hirap na dinukot ang atay nito. Sanay na siyang tuntunin ang kinaroroonan ng paborito niyang parte na lamang loob ng buhay na hayop. Tapos na siyang busugin ang kanyang sarili. Ngunit ang galit sa puso niya ay hindi pa rin nawawala. Doon na rin niya pinagkasya ang galit sa walang buhay na katawan ng kambing. Hinalukay niya ang bituka nito at pinaglaruan. Ikinalat sa kanyang paligid. Pagkatapos ay kinuha ang katawan ng kambing at pinaghahampas sa puno ng santol. Halos bali-bali na lahat ang mga buto ng kawawang kambing. Maging ang bungo nito ay wasak na rin. Ngunit talagang hindi mawala ang sakit sa kanyang puso. Binitawan na lamang niya iyon at nagpa siya ng umuwi sa kanyang tinutuluyan. Naging matulin ang araw na sobrang bigat ng loob ni Nene. Sino ba naman ang may magandang modo? Sinagot mo ang lalaking mahal mo pero pagkatapos sagutin ay wala nang balak na magpakita pa. Sobrang sakit iyon sa kanyang kalooban. Bahala ka kung ayaw mong magpakita sa akin. Alangan namang ako palagi ang nagpupunta sa tinutuluyan mo. Abay, may delikadesa naman akong babae. Nakasimangot na sabi ni Nene. Kausap ang sarili. Narinig iyon ng ina kaya nagtaka ito at naitanong siya kung sino ang kausap. Napatakip bibig si Nene. Mapagkakamalan tuloy siyang baliw. Wala po, Nay. Tanging sambit niya. Ay nako, anak. Alam mo kung ako sa'yo, pumunta ka ng syudad. Dumating ang iyong pinsan kahapon. Ang sa kalapit na paktorya na pinagtatrabahuan niya, naghahanap raw ng dagdag na tauhan. Talaga, Nay? Kailan daw ang balik niya? Sa susunod na linggo pa naman. 10 araw daw ang ibinigay na bakasyon sa kanya. Sa utak niya ay sige. Kapag sa 1 linggo na hindi pa rin sisipot si Lorio, ay talagang pupunta na siya sa lungsod. Iiwanan na niya ang binatang pinaasa lamang siya at pinagmukhang tanga. Kahit man lang sana simpleng sulat ay hindi siya nakatanggap mula rito. Papasok na sana siya ng kwarto niya nang marinig niya ang pamilyar na ugong ng sasakyan. Kay Doc Eman iyon. Kaya mabilis niyang binilin sa ina na sabihin sa bisita na nasa bahay siya ng bagong dating na pinsan at sa susunod na araw pa ang uwi. Napasubo tuloy sa pagsisinungaling ang ginang. Bakit kaya laging wala rito si Nene sa tuwing dadalaw ako, Aling Pipay? Napahagilap ng dahilan ang ginang sa diretsahang tanong ng doktor. Ewan ko rin sa batang iyon, Dok. Lagi nang gumagala simula noong dumating ang kanyang pinsan.
pagsisinungaling ng ginang. Tinignan lang siya ng doktor na tila ba ayaw siyang paniwalaan ito. Napasubo sa titigan ang ginang. Para lang hindi mahuli na nagsisinungaling siya. Pero hindi nga ba nito nababasa ang kasinungalingan sa mga mata niya? Nang magpaalam na ito ay tsaka lang naging maluwag ang pakaramdam ni Aling Pipay. Salamat, Nay. Wika ni Nene kasabay ng pagbukas ng kanyang pinto. Ikaw talagang bata ka. Nasali mo pa ako sa pagsisinungaling. Ba't di mo natapatin pa? Naku, Nay, nasabi ko na po. Sobrang tigas talaga ng ulo. Bakit ba ayaw mo kay Doc? Abay, ayaw mo bang gumaan ang buhay mo? Nanay naman. Tapos anong sabihin ng kanyang pamilya na oportunista ako? Ayoko nang ganoon, Nay. Kung iibig man ako, doon na ako sa taong mahal ko talaga. Alam ko na si Lorio. Ay, oo nga pala. Ang tagal nang hindi nakadalaw ng taong iyon, ah. Nag-away ba kayo? Pansin ko rin ay para namang kutis mayaman ng taong iyon. Maging ang mga kuko ay kay ganda at ang linis. Hindi sumagot si Nene sa tanong ng ina. Napaisip nga rin siya sa sinabi ng ina. Noon pa lang ay napapansin na niya iyon. Minsan nga ay nahihiya siya rito dahil napakalinis. Samantalang siya ay sira-sira ang kuko dahil sa dami ng kanyang trabaho. Minsan na niyang nahawakan ang malambot nitong palad at iyanghiya siya dahil sa kanya ay sobrang gaspang. Hoy Nene, naririnig mo ba ako? Ay, opo naman Nay, hayaan mo na yon. Malay mo may asawa na pala iyon kaya biglang naglaho. Oh, ba't parang may himig hinanakit? Paberong wikang tanong ni Aling Pipay. Nanay talaga, dyan ka na nga lang. Reklamo niya sabay pasok sa kanyang kwarto. Ang totoo ay nasasaktan talaga siya sa biglang pagiging matabang ni Lorio sa kanya. Pinaasa lang kaya siya nito. Anong kasalanan niya at ganoon siya nito pinasakitan? Mabuti sana kung sinampal na lang siya, hindi yung dinurog yung puso niya ng biglaan. Pero hindi niya papatayin ang pag-asa. May isang linggo pa. Malay ba niya kung naging abala lang ito? Ngunit dumaan ang ilang araw. Sa susunod na araw ay aalis na ang pinsan niya. Naging disparada na siya kaya naglakas loob siyang puntahan ang nobyo. Ngunit pagdating sa tinutuluyan nitong bahay ay sarado. At ayon sa unanong nakabantay ay umalis na raw ito. At bili nito na kapag may nagtanong kung saan ay sabihing nasa malayong lugar siya. Mas lalong naging masakit ang loob ni Nene sa nalaman. Ibig lang sabihin ay iniwasan na talaga siya ng nobyo. Ano yun? Isang gabing pag-ibig. Nakakatawa. Habang naglalakad ay wala sa sariling napahikbi ang dalaga. Sobrang sakit sa kanyang dibdib ang ginawang panloloko ng nobyo. Wala man lang pormalidad kung iiwan lang din pala siya kaagad nito. Isang pasya ang nabuo sa isipan ni Nene. Iyon ay ang lisani na ang lugar. Gusto na niyang kalimutan ang mapait na karanasan sa kanyang buhay pag-ibig sa napakaikling sandali. Mag-iingat ka doon anak. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Bili ni Mang Larry sa anak. Naghihintay na ang pinsan niya sa kanilang bakuran. Opo tatay, basta patuloy lang kayo sa pagbabagong buhay ha. Walang lingunan. Wika niya sa ama niya. Oo naman anak. Binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon para mabuhay. Hindi ko nasasayangin pa. At kailangan ko na ring punan ang mga pagkukulang ko sa inyong mga kapatid at sa ina niyo.
Sagot ni Mang Lari. Napangiti si Nene sa kakaibang ugali na ipinakita ng ama. Sobrang layo na nito sa nakagisnan niyang ama. Pagkatapos magyakapan ay nagpaalam na si Nene dahil masyado na nilang pinaghintay ang pinsang si Patrick. Mula sa kanilang baryo ay bumiyahe pa ng isang oras patungong bayan. At mula sa bayan ay 3 oras pa patungo sa lungsod kung saan naroon ang daungan ng mga barko. Isang buong araw at isang buong gabi sila sa loob ng barko. At pagdating sa Maynila ay mangang-mangha ang dalaga sa naglalakihang gusali. Grabe, ang ganda pala ng Maynila. Siguradong takot ang aswang na tumira sa ganitong lugar. Puna ni Nene. Napatawa si Patrick sa naging reaksyon ng pinsan. Ikaw talaga, sa dami ng pwedeng punahin, mga aswang talaga. Natatawang wika ni Patrick. Eh, ang dami naman talagang aswang sa baryo natin, di ba? Alasais pa lang pag-alagala na. Samantalang dito, hindi sila makakagala dahil maraming tao. Matatakot rin sila syempre. Yung mga aswang ng syudad, tahimik lang. Pero pailalim kung tumira. Kaya mas nakakatakot pa rin kasi hindi mo alam kung kailan aatake. At least sa baryo natin. Malayo pa lang, dinig na natin. Sila ang mga inosenteng aswang. Tila hirap ang intindihan ni Nene ang sinabi ng pinsan. Kaya kibit-balikat na lamang siya. Isang buong araw siyang pinagpahinga ng pinsan bago tinulungan na makapagtrabaho sa kalapit na paktoryahan ng pinoprosesong pagkain. Itinuro nito ang mga dapat niyang gawin at mabilis din naman niyang nakuha iyon. Pagtingin ng HR sa kanyang biodata ay napaismid na kaagad ito. Third year? Eh, high school graduate ang hanap namin. Balikan na lang kapag natawagan ka. Wika ng malditang HR ng opisina. Mabigat ang mga paa ni Nene na humakbang palayo. Paano niya masasagot ang tawag eh numero ng cellphone ni Patrick ang nakalagay. Nahiya rin naman siyang manghiram sa pinsan niya at hindi siya sanay gumamit ng cellphone dahil wala namang ganoon sa bukid. Mabuti na lang at nilalakad lang mula sa nasabing gusali ang boarding house ng pinsan. Limitado lang kasi ang baon niyang pera at tila mahihirapan pa siyang makapasok ng trabaho. Napagtanto niyang hindi ganoon kadali ang maghanap ng trabaho kung walang natapos, kahit sekundarya lang. Pagdating sa boarding house ay naabutan niyang pinsang si Patrick na kumakain ng tanghalian. Hoy, kumusta? Tanggap ka na ba? Tanong ni Patrick. Paanong tanggap? Hindi daw pasado, dapat tapos ng sekundarya o bukasyonal. Ang sabi, tatawagan na lang. May pag-asa pa ba kapag ganoon? Tanong niya kay Patrick. Abay, malay mo. Kung kailangan talaga nila ng tao, wala nang itchiburichi pa ang mga iyon. Ito ang cellphone ko. Sakaling tumawag at ito lang ang pindutin mo. Tumigil ito sa pagkain para lang turuan siya kung paano gamitin ang hawak na cellphone. Ngunit wala pa yatang segundo sa kamay niya ay may tumawag na dito. Nako Patrick, baka nobya mo. Sinilip iyon ni Patrick at mabilis na kinuha sa kanyang kamay. Baka ito na yung tatawag sa iyo. Numero lang eh. Sagutin mo. Sabay pindot at itinuon sa tenga ni Nene na naka-loudspeak. Hello, Aninea Baltimo? Barito ng boses na nagpakabog ng sobra sa puso ni Nene. Pakaramdam niya ay pamilyar ang boses na iyon. Opo, ako nga po. Sagot niya habang nanginginig ang mga kamay. Pinapunta siya nito sa opisina at dahil naka-loudspeak ay dinig na didig iyon ni Patrick. At alam niya ang opisinang iyon.
Napagtanto niyang ang boss mismo ang tumawag dito. Sabi ko sa iyo eh, kapag kailangan talaga ng tao ay wala nang maraming istiboretse pa yan. Tanggap ka na niyan. Uwi ka nito at mabilis nang tumayo para samahan si Nene. Ihahatid na lang kita sa pinto, tas bababa na ako kaagad. May pasok na rin kasi ako. Saad ni Patrick. Tumango lang si Nene. Hindi niya alam kung bakit tila nabibingin na siya sa tibok ng kanyang puso. Sa utak niya ay marahil, ganoon yata talaga kapag unang beses mag-apply ng trabaho. Matapos siyang iwanan ng pinsan ay kumatok na siya sa pintuan ng opisina. Narinig niya ang sabi nitong pumasok siya, kaya maingat niyang binuksan ang pinto. Nang nasa loob na siya ay inikot niya ang kanyang mga mata sa malawak na opisina. Napakunot ang kanyang noo dahil wala namang nandun. Pero malinaw niyang narinig ang sinabi nitong pasok. Naisip niyang baka nagbanyo saglit, kaya umupo na muna siya sa selya na nasa harap ng mesa. Prente siyang umupo nang biglang may umubo sa kanyang likod. Halos mapatalon siya sa gulat. Saan galing ang taong ito? Wala naman siyang may narinig na mga yapak. At sa likod naman niya ay bintana. Magpakilala ka. Biglang napalingon si Nene sa pamilyar na boses na iyon. Loryo? Tanong niya. Ang sabi ko magpakilala ka. Nag-apply ka diba ng trabaho? Biglang gumuhit ang kirot sa puso ni Nene. Hindi ba ito si Loryo? Sa utak niya. Napaka-imposible dahil lahat pati boses ay alam niyang ito si Loryo. Pinilit niyang maging normal sa harap ng binata. Nagpakilala at lahat ng tanong ay sinagot niya na parang hindi nga sila nagkakilala. Isang janitress ang trabaho ang ibinigay sa kanya. At dahil sanay sa trabaho si Nene ay wala siyang naging reklamo. Bagkus ay ikinatuwa pa niya ito. Formal na siyang nagpaalam ng sabihin ito na bukas pa siya magsisimula. Ang totoo ay gusto na niya itong yakapin. Subalit kailangan niyang pigilin ang sarili. Baka hindi pa siya makapagsimula ay suspendedo na kaagad. Samantalang nang maisara na ni Nene ang pinto ay. Ganun na lang ang pagwawala ni Loryo. Tumilapon lahat ang mga papeles sa kanyang mesa. Tanghali pa lang ay parang gusto niyang maging halimaw dahil sa galit. Gusto niyang parusahan ang dalaga dahil sa pasakit na ibinigay nito sa kanya. Mula sa bintana ay namataan pa niya itong papasok sa maliit na iskinita. Napagtanto niyang malapit lang ang tinutuloyan. Nais niyang alamin kung sino ang kasama nito. Baka ang doktor na siyang pinili nito dahil nakikita nitong may kaya sa buhay. Tamang hinala, no? Kinagabihan ay hindi nakatulog sina Patrick at Nene sa kung anumang mga kalusko sa kanilang bubang. Idagdag pa ang huni nitong tila may galit alinman sa kanila. Alauna na ng madaling araw at nakaidlip na sana sila nang marinig ang ingay sa kanilang bubang. Sabi ko naman sa iyo eh, di ba? Kahit dito may aswang. Uwi ka ni Patrick nang lumabas si Nene mula sa kwarto. Pinili ni Patrick na sa munting sala na matulog upang masiguradong ligtas ang pinsang dalaga. Ano ba naman yan? Baka tanghali na tayong magising dahil sa nilalang na iyan. Reklamo ni Nene. Bigla itong lumundag sa maliit na iskinita sa harap ng kanilang inuupahang bahay. Kasabay iyon ang pag-iyak ng isang pusa na tila ba nasasaktan. Ay naku, mas maingay pa pala dito kaysa sa bukid. Hating gabi na nga lang tumatahimik ang mga tao dito. Tapos mambubulabog na naman ang mga aswang. Reklamo ni Nene. Ilang sandali pa ay biglang naging tahimik ang pusa. Sa pagiging mausisa, kung wala na ba ang nilalang ay, maingat na binuksan ni Nene.
nang maliit lamang ang bintana upang silipin ang labas. Ngunit ganoon na lang ang palahaw niya ng sigaw dahil sa nangyari. Nakasilip rin kasi sa kanya ang aswang at halos magtama na ang kanilang mga paningin. Kitang-kita niya ang nakakatakot na mukha nito, lalo na ang nagbabaga nitong mga mata. Mabuti na lang at naging alerto ang pinsan at kaagad itong tumakbo sa kusina para dumakot ng asin. Isinaboy ito sa aswang na nasa harap ni Nene at napahiyaw sa hapdi ang aswang, dahilan para ito ay tumakas. Humiyaw ito na parang kinatay na biik palayo. Mabilis na isinara ni Patrick ang bintana, siniguro ang hindi mabuksan ng nilalang. Ayan kasi sobrang mausisa. Kamuntikan ka tuloy. Saad ni Patrick. Hindi nakasagot ang dalaga. Malay ba kasi niyang nakasilip din palaroon ang nilalang. Grabe pala yung aswang dito sa syudad. Hindi natatakot sa tao. Angil ni Nene. Kahit sa atin naman sa bukid kapag gutom ay sobrang bangis din naman. Halos pasukin na ang bahay lalo na kapag buntis ang gustong atakehin. Sagot ni Patrick. Sa bagay, tama nga naman. Nakakatakot talaga mga aswang na ito sa obra. Nako Nene, maraming mababait na aswang. Dinid ko ngang chismis ay aswang daw ang mga magulang ng may-ari ng kumpanya kung saan ka nag-apply. Ewan kung buhay pa ba ang mga iyon. Uy Patrick, chismis yan ha. Hindi, dati nang nabalita iyan. Hindi chismis lang. Baka mamaya may makarinig sa'yo at makarating doon. Makasuhan ka pa. Ikaw din. Pananakot ni Nene sa pinsan. Hindi siya maniniwala dahil kilala niya ang may-ari, si Lorio, at hindi ito aswang. Kinaumagahan, maaga pa lang ay nasa harap na ng gusali kung saan magtatrabaho si Nene. Mabuti na lang at kahit gaano sila binulabog ng aswang ay, maaga pa rin siyang nagising. Sanay na siya sa probinsya pa lang na alas 4 ng madaling araw ay, naglalako na ng gulay. Anong oras ba magbubukas to? Masyado yata akong napaaga. Sambit niya sa sarili. Ilang sandali pa ay isang magarang kotse na kulay itim ang pumarada sa kanyang harapan. Hindi niya iyon binigyang pansin sa pag-aakalang kung sino lang ang lula nito. Ngunit ganoon na lamang ang panghihina ng kanyang tuhod nang makita kung sino ang bumaba ng kotse. Ang kanyang boss at gwapong-gwapo ito sa suot na puting long sleeve na pinarisa ng itim na slacks at sapatos. Iyon nga lang at tila lamunin na siya sa galit kung makatitig ito. Magandang umaga po, sir. Walang ganang bati niya sa bayuko. Mabuti at maaga ka. Sumunod ka sa akin. Uwi ka nito sa baydukot ng susi sa bulsa. Binuksan nito ang isang maliit na pintuang bakal. Isang mahaba at masikip na hagdanan paakyat sa ikatlong palapag kung nasaan ang opisina nito. Sa utak niya ay marahil lagi itong mas nauna pa kaysa sa kanyang mga empleyado. Naisana niyang tanungin ito kaso ay atubili siya. Dahil sa taglay na kasungitan ng binata. Pagdating sa opisina nito ay inilapag na nito ang kulay itim na leather bag at hinarap siya. Tinititigan ng halos tago sa kaluluwa. Sir, mag... Pagtimpla mo ako ng kape. Pagputol nito sa kanyang sasabihin. Kasi sir, hindi ako marunong gumamit ng mga high-tech na gamit dito. Takori lang po ang alam kong gamitin. Nahihiyang wika ni Nene. Tinitigan siya ng matagal ng binata. Wala itong sinabi. At hindi rin makikita sa itsura nito ang pang-uuyam. Sige. Halika at tuturuan kita kung paano gamitin.
Pero yung timpla ng kape, siguraduhin mong magugustuhan ko. Kung hindi, may parusa ka sa akin. Hindi natinag ang dalaga sa pananakot ng binata. Gamay na niya ang eksaktong masarap na timplang kape. Dalagita pa lang siya. Kaya bakit siya kakabahan? Siguradong hanapanapin ito ang timpla ng kape niya. Oras na matikman na nito. Mabilis lang din siyang natuto kung paano gamitin ang coffee maker. Matapos siyang salinan ng tasa ay kumuha siya ng tamang dami ng asukal para pampatamis dito. Tsaka maingat na inilapag sa gilid ng mesa kung saan ay abala na ang binata sa kanyang mga papeles at dokumento. Nagsisisi ka na ba? Tanong nito kaya napakunot ang noo ni Nene. Po, tanong niya sa binata. Hindi pa rin siya nito tiningnan. Kinuha nito ang tasa ng kape at humigop. Napapikit ito sabay namnam sa lasa ng timplang kape ni Nene. Tumayo ito at tinignan muli ang dalaga. Tagos iyon sa kaluluwa niya. Undi-undi itong humakbang palapit kay Nene at hindi pinuputol ang titig nito. Ganito rin ba kasarap ang timpla mong kape kay Doc? Mahimig pang uuyam na tanong ni Lorio. Anong sinasabi mo? Kunot noong tanong ni Nene na napaatras na rin dahil malapit na ito sa kanya. Hanggang sa nakadikit na sa dingding ang kanyang likod at ikinulong na siya nito sa dalawang malalaki at mahahabang braso. Huwag ka nang magkunwari pa. Hindi ba nga sarap na sarap ka pang nakipagkwentuhan sa kanya? Walang kapantay ang mga ngiti mo noong kaharap mo ang doktor na iyon. Bakit? Dahil mapera? Panunumbat ng binata. Kung ganoon, ikaw nga si Lorio. Uwi ka ni Nene sabay yakap sa binata. Ngunit mabilis lang siyang nakalas ng binata dahil sa sobrang lakas nito. Bakit? Dahil alam mo na ngayong mayaman ako kaysa sa doktor na iyon. Kaya iyayakap-yakap ka sa akin. Ako na ngayon ang pinipili mo. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo, Lorio. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Hindi dahil sa yaman na meron ka, kundi dahil ikaw ang lalaking nagpatibok ng puso ko. Pero anong ginawa mo? Basta mo na lang akong iniwan. Sumbat ng dalaga. Tumawa ng pagakang binata. Pinigilan ang galit at kuyom ang kamay habang nakatingin sa inosente at maamong mukha ng dalaga. Napailing pa siya sabay tingin sa dalaga. Sinungaling! Akala mo naman hindi ko nakita na nililigawan ka ng doktor na iyon. Paano mo nagawang humarap pa sa ibang lalaki kung may nobyo ka naman pala? Sumbat ni Lorio. Iyon ba? Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, Lorio. Hinarap ko siya dahil malaki ang utang na loob ko sa tao. Saan ka ba makakita ng taong may ganoon kabuti ang puso? 200,000 na bayarin ko sa ospital, siya ang sumagot. Alam mo yun, di ba? Bakit? Sinabi niyang siya ang nagbayad. Nagpakilala siya? Tanong ni Lorio. Oo. Kaya wala akong choice kundi ang tanawin iyong utang na loob sa kanya. Pero noong nanligaw siya ay pinagtapat ko na may nobyo ako at ikaw iyon. Ikaw na parang bula na bigla na lang naglaho. Sumbat ni Nene. Umiling-iling si Lorio sabay tawa ng pagak. Hanip, sa tindi ng hangin mayroon ang doktor na yon. Alam niya sa sarili niya na ako ang nagbayad ng lahat ng bill niyo sa ospital na yon. Linisin mo itong opisina ko nang makabayad ka ng utang na loob mo sa akin. Iyon ang gusto mo, di ba? Ang binabayaran ng utang na loob. Sige, mag-umpisa ka na. Matigas na utos ni Lorio sa dalaga, sabay kalas ng kanyang mga kamay dito.
Sobrang nasaktan ng dalaga sa kakaibang trato na ipinapakita ng binata sa kanya. Tiningala niya ito kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Lorio, sambit niya. Kitang-kita ang habag sa kalooban ni Lorio. Nasasaktan siya kapag nakikita ang babaeng laman pa rin ng kanyang puso. Sa kabila ng pagpilit niya sa kanyang puso, nalimuti na ang dalaga. Hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ng mahigpit ang dalaga. Mas lalo itong napahigbi. Kumala sa pagkakayakap ang binata at yumuko para abuting mahagkan ang nakakainggan yung bibig ng dalaga. Ramdam niya ang pagpapaubaya ng dalaga at wari niya ay unti-unti na siyang nawawala sa katinuan. Ngunit bago pa siya makalimot, ay mabilis na niyang inilayo ang sarili sa dalaga at muli ay tinigasan ang anyo at boses. Linisin mo ang opisina ko, Miss Aninea. Ayoko ng malikabok na lugar. Matigas na utos niya rito. Patakbong tumalima palayo ang dalaga habang umiiyak. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lorio habang nakatingin sa papalayong nobya. Gusto niya itong suyuin ngunit may matinding galit pa rin na namayani sa kanyang puso. Hindi niya matanggap at masakit pa rin sa kanyang puso kapag naalala ang gabing napakalambing ng kanyang nobya sa ibang lalaki. Ayaw niya ng ganoon. Ang nais niya ay sa kanya lang lagi ang atensyon nito. Ngunit hindi nangyari dahil nagkaroon siya ng kahati sa atensyon nito. Tanghali na hindi pa rin makauwi ang dalaga dahil panay utos ang mga taga-HR. Hindi lang janitress ang kanyang trabaho, kundi tagabili ng merienda ng mga ito. Minsan ay tagahatid ng mga papeles at dokumento mula sa HR papunta sa opisina ni Lorio. Ngunit wala naman siyang magawa dahil napakababa ng trabaho niya. Dahil wala naman siyang natapos kahit high school lang. Ano yan? Nagulat si Nene sa bigla na lang pagsipot ng kanyang boss sa kanyang likod. Lagi talaga itong bumubulaga sa kanya na hindi man lang niya alam kung saan galing. Sir, kasi pinapalinis ni Miss Flor ang conference room. Alauna daw kasi magsisimula na ang meeting nyo, kaya kailangan matapos ko kaagad linisin. Seryoso? Ang dami nyo sa maintenance, nasaan ba ang iba? At panay ikaw na lang lagi ang nakikita kong nagkakanda ko ba sa paglilinis? Tanong ni Lorio. Ayos lang po Mr. CEO. Ito naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Ang nakikita akong nahihirapan. Hindi ba? Ito yung parusa mo sa akin. Hindi umimik si Lorio. Tinigasan niya ang kanyang mukha at tinitigan ang dalaga. Kulang ba yan kung tutuusin? Pero hindi rin ako ganoon kahalimaw para gutumin ang empleyado ko. Uwi ka ng binata. Sabay hila sa kanya papunta sa opisina nito. Sir, pagagalitan ako ni Miss Flor. Ano ba? Angil niya ngunit hindi umimik ang binata. Patuloy lang ito sa paghila sa kanya hanggang sa makapasok na ng opisina. Kumain ka. Sa'yo na yung in-order ko. Uwi ka nito. Napatingin si Nene sa dalawang styro box na nakalapag sa mesa. Hindi pa man nabuksan ay natatakam na siya sa amoy ng ulam na nasa loob ng box. Biglang napaubo ang sekretarya ng binata, kaya noon lang napansin ni Nene na may kasama pala sila sa loob. Kumain ka na, Hanenea. Ganyan talaga ang boss natin. Napakamaalaga sa mga empleyado. Uwi ka nito. Ngingiti na sana dito si Nene nang bigla siya nitong irapan sabay talikod.
Napakunot ang noo ng dalaga. Anong kamalasan bang taglay niya? At lahat na lang yata ng nakapaligid sa kanya ay galit sa kanya. Napasunod na lang ang kanyang tingin sa sekretarya na Animoy, padabog na lumabas ng opisina ni Lorio. Kumain ka na, sabi. Ano pang tinutunganga mo dyan? Tanong ng binata. Paano ka? Busog ako, sagot ng binata. Pero ang dami nito, sir, reklamo niya. Ubusin mo, ang payat mo na. Masaya ka naman siguro kapag nakikita na akong mamatay na lang, diba? Ayaw kong kumain. Sabay tayo, ngunit mabilis na nahawakan ni Lorio ang kanyang mga balikat. Ano ba? Hindi kita maintindihan. Bakit mo pa pinaparamdam na nag-alala ka sa akin kung galit na galit ka naman pala sa akin? Magalit ka na lang kaya ng magalit. Angil ng dalaga. Kakain ka o sisanti ka na sa trabaho. Siguradahin kung wala kang may mapasukang trabaho sakaling, masisanti kita sa kumpanya ko. Ayos lang po, Mr. CEO. Nakalimutan mo bang isa akong hampas lupa? Kaya ko pa naman magkalkal ng basura para may makain. Huwag mo akong matakot-takot, sir. Taas noong sagot ng dalaga. Kailan ka pa natutong maging mataray? Simula noong maisip ko na kaya mo ako iniwanan sa probinsya ay dahil naisip mong hindi tayo bagay. Dahil langit ka. Samantalang lupa lamang ako. At ngayon, pilit mong pinapaako sa akin ang kasalanan na hindi ko naman nagawa. Itong pagkain na to, hindi to nababagay sa akin. Hinding-hindi. Litanya niya. Sabay tayo. At aalis na sana, ngunit bigla siya nitong nahawakan sa kamay. Hinila palapit dito at hinagka ng mapagparusang halik. Napaiyak si Nene sa kagaspangan ng ugali ng binata. Malayong malayo ito sa Lorio na nakilala niya sa probinsya. Nang bitawan siya nito ay isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa binata, sabay takbo palabas. Naiwan si Lorio na sapo ang kabilang pisngi. Ramdam niya ang init ng sampal na nasa pisngi pa rin niya. Maingat siyang umakbang palabas. Pupuntahan niya ang HR para utusan na ilipat si Nene sa magagaan na trabaho. Ngunit ganoon na lang ang galit niya nang marinig na pinagchichismisa ng sekretarya at ng mga HR si Nene. Masyado namang malandi ang janitress na iyon. Pagkain na ni boss, ipapakain pa sa kanya. Abay, ibang klaseng kalandian din. Napakuyom ng kamaong binata sa narinig. Hindi niya kayang marinig na nilalait ang kanyang minamahal na si Nene. Kinagabihan, pinag-overtime ni Lorio ang sekretarya at ang dalawang nasa HR na nakadistino. Bibigyan niya ng aral ang tatlo sa pagiging mapangusga ng mga ito kay Nene. Hindi niya papayagang maliitin ang babaeng may espesyal na parte sa kanyang puso. Tahimik na ang buong gusali nang lumabas ang tatlo. Kailangan na ng mga itong dumaan sa basement at sa likod na dadaan pa uwi dahil sarado na ang nasa harap. Doon saktong naghihintay si Lorio na noon ay isa ng ganap na aswang. Habang naglalakad ang tatlo ay wala itong ibang topiko kundi si Nene pa rin. Kay bago-bago daw ay napakasipsip sa amo nila. Hindi nakapagpigil ang binata sa narinig. Kay Nene na lang nakaikot ang usapan ng tatlo. At ayaw niya niyang marinig pa ang panlalait ng tatlo sa dalaga. Ay, ano yan? Aswang? Gulat na wika ng sekretarya na makita si Lorio na nakatayo sa harapan ng mga ito. Isang taong nasa malaking paniki ang anyo. May nagbabagang mga mata at ang tutulis na mga ngipin. Napakahaba ng mga pakpak nitong kulay itim.
Wala silang mahinga ng tulong dahil malawak na ang bakanting lote at masukal na ang parting iyon. Kanya-kanyang hanap ng daan ng tatlo para makatakas ngunit wala nang ibang paraan pa. Magsisi kayo sa pagiging chismosa nyo dahil katapusan nyo ng tatlo. Galit na wika ng nilalang. Itong sekretarya, ito talaga ang chismosa. Ikaw ba yan, Haninea? Iisa ka palang aswang? Sambit pa na Miss Flor. Hindi sinagot ni Lorio ang naging tanong nito. Ikaw, hindi ka bagay sa HR section. Napakamapangapi. At ang lupit mo sa mga empleyado. Bagay sa iyo maging pagkain ko. Wika ng nilalang kay Miss Flor. Hindi na ito makakailag pa dahil bumulusok ng lipad paharap ang nilalang sabay dinagit si Miss Flor at ibinangga sa matigas na sementong dingding. Hindi nakasigaw at hindi na rin nakaalis pa sa kanilang kinatatayuan ang sekretarya at ang kasamang isa pang HR. Kitang-kita nila kung paano umagos ang dugo mula sa ulo ng Miss Flor at tila uhaw na uhaw ang nilalang na sinisip-sip iyon. Nang wala nang may masipsip ang dugo ay dinukot na nito ang puso ng biktima. Pagkatapos ay bumulusok ng lipad pa itaas. Sobrang taas at bit-bit pa rin ang katawan nang wala nang buhay na si Miss Flor. Kinabukasan ay natagpuan na lamang ang dalawa na nasa bakanting lote sa likod na parehong tulala. Hindi na ito makausap at napapasigaw tuwing hawakan. Pinaghanap pa rin ang nawawalang si Flor. Walang makapagturo kung nasaan ito at kung patay na ba ito dahil walang may naiwang bakas. Nakipag-ugnayan pa sa mga otoridad ng batas si Lorio dahil bilang may-ari ng kumpanya, responsibilidad niyang hanapin ang nawawalang empleyado. Tanghali na hindi pa rin nakapag-report sa trabaho si Nene. Ilang linggo pa lang ito sa trabaho ay lumilibe na kaagad sa trabaho. Ayaw ni Lorio ng ganoon. Bukod pa roon na hindi magiging kumpleto ang araw niya kapag hindi niya masisilayan ang mukha ng tinatangin niyang dalaga. Alam naman niya sa kanyang sarili na sobrang mahal niya ang dalaga. At ramdam niyang nagsasabi ito ng totoo. Na mali lang ang pagkaintindi niya sa kanyang nakita. Ang kaso ay sobrang taas lang talaga ng pride niya. Nang hindi na niya matiis pa ang pangungulila sa dalaga, ay nagpasya na siyang bumaba para puntahan ito. Bit-bit ang ditiklop na itim na payong at ang kanyang cellphone. Nilakad niya mula sa harap ng kanyang gusali, ang munting boarding house na tinutuluyan ng dalaga. Tagaktak ang kanyang pawis pagdating sa harap ng bahay, kahit pa nakapayong na ito. Mr. CEO, paano mo alam ang tinutuluyan ko? Gulat na tanong ni Nene, nang pagbukas niya ng pinto matapos may kumatok dito. Bakit hindi ka nag-report sa trabaho? Ilang linggo ka pa lang sa trabaho. Gusto mong masisante? Tanong ni Lorio. Hindi na kailangan, Mr. CEO. Bukas na bukas din ay uuwi na ako ng probinsya. Hindi mo na ako kailangang lait-laitin pa, pati na mga tauhan mo. Tanggap ko nang hanggang pagtitinda lang ng gulay ang kakayahan ko. Malungkot na wika ni Nene. Ano? Hindi ka uuwi? Oh. Pati desisyon ko sa sarili. Pangihimasukan mo na. Ayaw na nga kitang maging boss. Ang layo-layo ng pagkakilala ko sa'yo noon. At ngayon, sana nga hindi na lang kita nakilala eh. Mabilis na niyakap ng mahigpit ni Lorio ang dalaga. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Basta, hindi na pwedeng mawala ulit sa paningin niya si Nene. Hindi siya papayag.
sumama ka sa akin. Uwi ka pa ng binata sa bahila sa dalaga, palabas ng iskinita. Saktong sa labasan ay may nakaparadang taksi. Isinakay siya nito at may sinabi itong lugar sa driver na hindi pamilyar sa pandinig ni Nene. Saan mo ko dadalhin? Ano ba, Lorio? Uwi na nga ako bukas. Sinabi nang walang aalis. Hindi pwede. Bakit, Lorio? Kulang pa ba lahat ng paghihirap na ipinaparanas na ginawa mo? Ano pa bang gusto mo? Kapag ba nakikita mo akong nagbigti, magiging masaya ka na? Hindi naimik ang binata. Iyon ang hinding-hindi niya papayagang mangyari. Dahil simula sa araw na iyon, magiging iba na ang takbo ng kanilang buhay. Ang bilis na wala ng galit sa puso niya nang makita ang minamahal na dalaga. Pinipilit naman niyang magalit kaso ay nilalaman ng totoong pag-ibig at laging nauuwi sa gusto niya itong mayakap at mahagkan lagi. Pagkaparada ng taksi sa malaking bahay ay halos malula ang dalaga. Hindi niya sukat akalaing ganoon kayaman ang nakilalang lalaki na kayang maging simple. Iyon nga lang at bigla na lang nagbago nang hindi niya alam ang dahilan. Halika na, Nene. Ayoko. Ibalik mo na ako sa boarding house. Ayoko nang maging alipin mo. Dahil sa pagmamatigas ng dalaga ay kinarga na ito ng binata at binuksan na ang gate ng malaki at magarang bahay. Hanggang sa pagpasok sa loob ng malaking bahay ay pasan pa rin siya nito. Binitawan lang siya nito nang mailapag siya nito sa sofa. I'm sorry. Sambit ng binata. Hayaan mo na akong makauwi. Pakiusap. Ayaw ko na. Pagmamag-awa ni Nene. Ayaw ko. Mahal kita. At hindi ko hahayaang mawala ka pang muli sa aking paningin. Uwi ka nito nang nakayakap sa dalaga. Natahimik si Nene. Dinig niya ang paghikbi ng binata. Napayakap siya dito pabalik. Mahigpit kaya mas lalo pang hinigpitan ni Lorio ang pagyakap sa kanya. Pasensya na sa nagawa ko. Ang buong akala ko kasi ay ipinagpalit mo ko sa doktor na iyon dahil nakita mong mapera. Bakit kasi napakalambing mo sa kanya ng gabing iyon? Gayong naubyo mo na ako. Sumbat ng binata. Ayoko naman sanang harapin pa ang lalaking iyon. Ang kaso ay noong sabihin ng tatay na kahit man lang sa pagbayad nito ng bill sa aming ospital. Ang sabi daw kasi ng doktor na iyon, siya daw ang nagbayad ng aming bill. Isang malaking kasinungalingan pala. Saad niya sa binata. Ayoko nang isipin pa iyon, mahal ko. Gusto ko makabawi sa iyo ngayon. Ang tagal kitang iniwan. Iniwasan dahil sa maling akala. Pinaparusahan pa kita. Madamdaming wika ng binata. Naluha ang dalaga sa bayhampa sa braso ng nobyo nang naiiyak. Ikaw yata ang sinungaling. Ang sabi mo, construction worker ka. Tapos malaman ko na lang na napakayaman mo pala. Alam mo namang ayoko sa mayayaman. Napangiti lang si Lorio. Isang gusali iyon na pampublikong eskwelahan na naisipang idonit ng papa. Nautusan niya ako isang beses na silipin kung matibay ba ang naging mga pundasyon. Siyempre, kaligtasan ng mga kabataan ang iniisip ng papa. At iyon nakita kita, isang beses na nagtitinda ng gulay. Hanggang sa madalas na kitang nasundan at naramdaman ko na lang na mahal na talaga kita. Kaya naglakas na ako ng loob para lapitan ka. Para kunin ang iyong loob. Mahabang kwento ng binata. Kinilig ang dalaga sa narinig na iyon. Sino ba ang hindi kikiligin
Eh pati nakikinig ngayon ay nakikilig na rin. Ay hindi pala, mali. Sino ba ang hindi kikiligin? Isimpleng magtitinda ng gulay ay tahimik na ini-stock ng isang napakagwapo at mayamang binata. Chanakol. Ang malas mo naman. Tanging na isagot ni Nene. Bakit? Siyempre, mang-iisto ka na lang at iibig ka na lang sa isang tendera pa ng gulay. Aba, bakit? Sa pag-ibig ba dapat may pinipili? Eh, sa ikaw nga ang tinitibok ng puso ko. At kakaibang ganda ang taglay mo, Nene. Idagdag pa ang mabusilak mong kalooban. Talagang napakaswerte ko sa'yo. Nako, parang baliktad yata. Reklamo ng dalaga sabay tawa. Pinugpog siya ng halik ng nobyo. Para siyang batang puslit na hindi nakakasawang halikan. Ano ba, Lorio? Para naman akong bata sa paganyang-ganyan mo. Reklamo niya. Ayaw mo nang ganon. Hindi, sa ganito na lang. Sabay pahiga sa kanya sa mahabang sopa. Nang mahalata ng dalaga ang binabalak nito ay mabilis niya itong inawat. Oops, hindi mo gagawin yan. Alam mong sagrado yan. Saway ng dalaga. Biglang natauhan si Lorio. Hanga talaga siya sa naging nobya niya. Malayong malayo sa ibang babaeng nakarelasyon niya noon. Lahat ng mga iyon ay ang bilis bumigay at laging naikama niya. Pasensya na mahal, hindi na mauulit. Manunood na lang tayo ng TV para naman maaliw ka. Pagkasabi nito ay hindi na hinintay ang sagot ng nobya at iniuna kaagad ang TV. Biglang bumugan ang flash report tungkol sa dalawang empleyado ni Lorio. La, yung sekretary mo at HR staff na yan? Anong nangyari? Tanong ng dalaga. Nashock yata. Pinagamot ko na, kaya hayaan mo na. Bagay lang din sa mga iyan nang matuto ng leksyon. Wala kasing magawa sa buhay kundi ang makisawsa sa buhay ng may buhay. Puna ng binata. Walang naging reaksyon si Nene. Minsan na rin kasi siyang naging laman ng usapan ng mga ito. Ngunit wala siyang balak na sabihin pa iyon kay Lorio. Araw-araw ay laging magkasama ang dalawa papasok ng opisina at ang trabaho na lang niya ay tagatimpla ng kape ng nobyo at doon pa upo-upo lagi sa opisina ng nobyo dahil ayaw naman siya nitong pagtrabahuin. Nasa conference room ang nobyo ng mga sandaling iyon nang hindi inaasahang bisita ang dumating sa opisina ni Lorio. Isang ginang na nasa 50 ang edad at may kasama itong napakaganda at halatang mayaman ding babae na sa tansya niya ay edad 28. Abay, napakasosyal naman ng sekretarya ni Lorio, Tita Mel. Paupo-upo lang sa mismong kotse ng amo. Puna ng dalagang bisita. Nasaan ang amo mo? Hindi ka pa ba si Santi sa ganyang kilos mo? Wala ka bang magawa sa buong maghapon? Tanong ng ginang. Kakatapos ko lang pong linisin ang buong opisina ng CEO, ma'am. Sagot ng dalaga. Wala akong pakialam. Maghanap ka ng ibang trabaho. Marami riyan. Bulyaw ng ginang. Mabilis na tumayo si Nene para lumabasana ng opisina. Ngunit saktong malapit na siya sa pinto nang biglang bumukas ito at pumasok si Lorio na sinalubong pa siya ng halik. Hindi na nakailag ang dalaga at kitang-kita iyon ng kanyang ina. Anong ibig sabihin ng mga nakikita kong ito? Galit na bulyaw ng ginang. Mama, kailan ka pa dumating? Gulat na tanong ni Lorio. Sagutin mo ang tanong ko, Lorio. Sino ang babaeng iyan?
Naubiya ko siya, ma. Bakit? Pati ba sa pipiliin kong babae na gusto maging asawa? Gusto mo ikaw pa rin ang magdesisyon? Tanong ng binata. Mismo. Tignan mo nga ang babaeng yan. Saang probinsya mo ba napulot iyan? At mas matanda pang manamit iyan kaysa sa akin. Ang haba ng palda. Ang haba rin ng blusa. Abay, dinaig pa si Maria Clara noong mga panahon ni Rizal. Ilang pang iinsulto pa kay Nene, ma. At kakalad ka rin na kita palabas. Banta ni Lorio. Por Diyos, Lorio. Gagawin mo sa akin ang bagay na iyan. Dahil sa babaeng ito? Gaano ka kasigurado na tanggap ka nga niyan? Baka naman yaman mo lang pala ang tanggap niyan. Pang-aalipusta ng ina. Sinabi ng tama na mama. Saad niya, sabay kaladkad nito palabas ng opisina. Dorio, paano mo nagawa sa ina mo ang ganitong bagay? Saway ng dalagang kasama ni Ginang Mel. Isa ka pa, Dende. Umalis kayo. At huwag nang magpakita pa sa akin. Hinding-hindi ako papatol sa iyo. Bulyaw niya sa dalaga. Sige lang, Lorio. Magmatigas ka pa. Sa akin pa rin ang bagsak mo. May diingwi ka ng dalaga. Iyan ang hindi ko hahayaang mangyari. Wika ng binata sa baysara ng pinto. Nang lingunin niya ang naobya ay malungkot itong nakatingin sa kanya. Halatang galing ito sa pag-iyak kaya nilapitan niya ito at niyakap. Saka pa ito napahikbe. Dahil hindi na napigil pa ang iyak. Sabi ko na eh, sobrang pang-aalipusta na ng ina mo sa akin, una pa lang. Paano pa kaya sa ama mo? Kaya ayoko sa mayayaman. Dahil matatawag lang akong oportunista. Hayaan mo na lang akong umuwi na lang, Lorio. Hindi ako bagay sa mundo mo. Umiiyak na pakiusap ng dalaga. Eh, hindi, Nene. Naman, paano na ako? Mangako ka sa akin na kahit anong mangyari ay, hindi mo ko iiwan. Maliwanag ba? Pero ayaw sa akin ng pamilya mo. Reklamo ng dalaga. Wala akong pakialam kung ayaw nila. Buong buhay ko hindi pa ako naging maligaya. Hindi ako naging malaya. Lagi akong nagtatago at laging desisyon nila ang natutupad. Pagkakataon ko nang sundin ang aking puso at isipan. Pakiusap, mahal ko. Samahan mo ako sa laban na ito. Huwag mo kong talikuran. Please lang. Ah. Halos madurog ang puso ng dalaga sa awa ng makita ang pagsusumamo ng nobya. Niyakap niya ito ng mahigpit at nangakong kahit anong mangyari ay nariyan siya at handang samahan sa laban ng nobyo sa ngalan ng nabuong pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Wala pang 30 minutos nang tumawag ang ama ni Lorio. Naka-loudspeak yun, kaya malinaw na naririnig ni Nene ang usapan ng mag-ama. Akala niya ay galit ito sa kanya. Ngunit nasorpresa siya dahil nasa kay Lorio ang simpatya nito. Sobrang nagpasalamat si Lorio sa ama. Ito ang magiging kakampi niya para ipaglaban ang babaeng mahal niya. Lumipas ang ilang buwan na walang paramdam ang ina ni Lorio. Kabado siya na baka may niluluto na itong masamang plano laban sa kanila ni Nene. Ano mang atake iyon? Sisiguraduhin niyang mapaghandaan lahat iyon. Balak na niyang pakasalan sa Wes ang nobya bago pa siya maunahan ng ina. Iba ang nagagawa ng yaman. Lahat kaya niyong bilhin at ayaw niyang mabiktima kaya unahan na niya. Nasa rooftop mag-isa ay namataan ni Lorio ang isang langay-langayan ng mga uwak. Tila patungo iyon sa kanyang bahay.
Malayo pa lang ay aramdam na niyang hindi ordinaryong ibon ang mga iyon. Kaya mabilis siyang tumalon sa bakuran para maisarado ang buong bahay. Patakbo rin siyang umakyat sa kwarto ni Nene para ma-check kung nakasara na ba ang mga bintana nito. Mahal, akala ko ba tulog ka na? Gulat na tanong ng nobya. Pwede bang tabi na lang tayo matulog, mahal? Tanong niya sa dalaga. Naku, hindi pa pwede. Tsaka na lang. Malapit na rin naman tayong maikasal, hindi ba? Sige na, pumayag ka na. Pamimilit niya sa dalaga. Napangiti na lang si Nene sabay buntong hininga. Ay nako, halika na. Masyado kang atat eh. Ilang tulog na lang naman eh. Nakangiting wika ng dalaga. Sabik na gumapang ang binata para paibabawan ng nobya nang biglang may mga nilalang na halos sabay dumapo sa bubong. Tila may kung anong bumagsak sa bubong. Sabi ko na eh, andyan na sila. Sambit ni Lorio. Sinong sila? Ano ang mga iyan? Tanong ni Nene. Halos sabay ang mga itong humuni. Mababangis na mga uwak at napakarami. Mga aswang? Sambit ni Nene. Huwag kang matakot. Nandito lang ako, Nene. Hindi ka nila pwedeng galawin. Uwi ka ng binata. Ibig bang sabihin ay kilala mo ang mga iyan? Hindi sumagot si Lorio. Hanggang sa ilan sa mga nilalang na nasa bubong ay binabangga na ang mga kristal na bintana at pilit na winawasak. Lorio! Natatakot na sambit ni Nene. Mas lalo siyang napatili na makita ng harap-harapan ng isang nakakatakot na aswang. Isang anyong panikin na nagbabaga ang mga mata, ang tutulis ng ngipin, at ang haba ng mga pakpak. Kumakampa ito habang galit na nakatingin sa kanila sa loob. Huwag kang matakot. Hindi mababasag ang kristal na yan. At may rehas ding harang sa labas. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Uwi ka ng binata. Bakit ba ang dami ng mga iyan? Saan galing ang mga aswang na yan? Anong kailangan nila sa atin? Tanong ni Nene. Huwag mo nang isipin ang mga iyon. Nagkataon lang na dito ang naging destinasyon nila sa bahay. Nagkamali lang sila ng pagsalakay. Kasi gawa lahat sa matibay na materyales ang aking bahay. Malaking katanungan man iyon sa isip ni Nene, ay pinilit na lamang niyang iwaglit. Mas lalong nawala iyon nang umpisahan siyang hagga ng binata. Unti-unti siyang nawala sa katinoan at halos nakalimutan na niya ang mga aswang sa paligid. Nakitang-kita ang kanilang mga ginagawa sa loob dahil sa kristal ang dingding at hindi pa iyon nalagyan ng kortina. Sinadya rin naman iyon ni Lorio nang sa ganoon ay mapagod niya ang nobya at mapalalim ang tulog nito na hindi na nito maramdaman ang istorbong ingay ng mga aswang sa paligid. Kinabukasan, nagising si Nene na tila ba galing sa matinding bangungot. Bukod sa masakit ang kanyang katawan at pribadong ari, ay naalala niyang nilalang na tila ba nakarehistro na sa kanyang isipan. Tamang-tama, gising ka na pala, mahal. Sambit ni Lorio kasabay ng pagbukas ng pinto. Bit-bit nito ang isang food tray na puno ng laman ng pagkain. Ang bango naman ang dala mo. Nagutom tuloy ako. Alam ko talaga nagutom ka na, mahal ko. Kaya ito, dinalha na kita dahil alam kong napagod kita ng sobra kagabi. Hindi na imik si Nene, pati ang hiya na nagtalukbong ng kumot. Nahalata ito ni Lorio, kaya nilapag niya sa side table ang dala niyang food tray at nilapitan ng nobya. Ano ka ba?
magiging asawa na kita ilang araw na lang. Huwag ka nang mahiya sa akin. Naumpisahan na natin gawin to. Tuloy-tuloy na to hanggang sa makabuo tayo ng ebidensya ng ating pagmamahalan. Sambit ng binata. Salamat sa pagmamahal, Loryo. Sana lang hindi mangyari na iiwan mo ako sa ere. Dahil napagtanto mong mas mahalaga pa pala sa'yo ang iyong mga magulang kaysa sa akin. Ano ka ba, mahal ko? Hinding-hindi mangyayari iyon. Alam mo, nasa isip ko lang na oras na magkaroon tayo ng anak. Sigurado akong matatanggap na ni Mama na ikaw talaga ang babaeng para sa akin. Wika ni Loryo. Hindi sana mabuntis na ako kaagad para naman matanggap na ako ng iyong ina. Kasi ayaw ko na nag-aaway kayo ng dahil sa akin. Nakakagilty, Loryo. Huwag, mahal ko. Napakabuti mo at sadyang si Mama lang ang may matigas ang loob. Huwag ka nang magpaka-stress sa bagay na ito dahil ako ang bahala. Maliwanag ba? Salamat, Loryo. Bala ko sanang puntahan si nanay para magpaalam na mag-asawa na ako. Para naman kasing nawawala na ako ng respeto kapag diretso akong magpakasal na walang basbas galing sa kanila. Iyan naman talaga ang bala ko, mahal. Sa susunod na araw ay uuwi tayo ng probinsya. Sagot ni Loryo. Naku, salamat, mahal. Namimiss ko rin sila. Siyempre naman, lalo na at unang beses mong nahiwalay sa kanila. Kalahating taon na rin yatang wala kang komunikasyon sa kanila. Puna ni Loryo. Napayakap ng mahigpit ang dalaga sa kanyang magiging asawa. Sigurado na siya sa magiging buhay niya sa lalaking ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili. Masaya nilang pinagsaluhan ng dalang pagkain na niluto mismo ni Loryo. Matapos nilang kumain, ay wala silang ginawa buong araw, kundi ang manood ng mga pelikula. Natigil lang ang kanilang panonood nang biglang may dumating na kung sinong bisita. Sunod-sunod na busina ng sasakyan ng kung sino, dahilan para mapatayo ang dalawa. Si Loryo na ang bumaba para tignan kung sino ang bisitang dumating. Nang makita ang kotse ng amay, mabilis nitong tinakbo ang gate at pinagbuksan ito ng pinto. Pagkaparada ng kotse ay kaagad itong nilapitan ng binata. Dad, ang sabi mo hindi ka makakapunta dito dahil masyadong abala. Nagulat naman ako sa bigla ang pagsipot mo. Punan niya. Halika na muna sa loob, iho. May mahalagang bagay tayong pag-uusapan. Mukhang napakaseryoso niyan pa. May problema ba? Bakit ganyan na lang kabigat ang mukha mo? Tanong niya sa kanyang ama. Pahingi muna ng malamig na tubig, anak. Tanging sagot dito. Mabilis namang pumunta sa kinaroroonan ng fridge ang binata para kuhaan ito ng malamig na tubig. Matapos nitong ibaba ang baso ay malungkot na sumulyap muli kay Loryo. Yung kumpanya natin, Loryo. Simula ng amang si Mr. Bon. Anong meron sa kumpanya natin, Dad? Napaka-stable ng kumpanya natin dito. Wala kang dapat ipag-alala. Masayang balita ni Loryo. Dito, oo. Pero yung ibang branch natin sa ibang lugar, palubog na. Niloko ako ng aking kaibigan, Loryo. Ipinagkatiwala ko sa kanya lahat ng financing. Pero ganito ang ginawa niya sa akin. Halos maiiyak na wika ng ama. Napakuyom ang mga kamay ni Loryo. Alam na niya kung sinong kaibigan ang tinutukoy nito. Ang ama ni Dende. At alam niya kung bakit ginawa iyon ng mga ito. Sinadya nitong lunurin ang kumpanya para mapipilitan siyang magpakasal dito. Iyon ang hindi niya hahayaang mangyari. Napaghandaan na niya ang bagay na ito kaya walang magiging problema.
Simple lang ang solusyon, Dad. Tanggalin ko sa kumpanya si Mr. Tim. Siya ang dahilan, hindi ba? Tanong niya pa rito. Pero paano? Mahihirapan akong tanggalin siya dahil maari niya akong i-report sa labor. Saad ni Mr. Bon. Bibilhin ko ang kumpanya sa pangalan ni Nene. At sa iyo ko pa rin ipagkatiwala, Dad. Ikaw pa rin ang magmamanage. At may ilang tauhan ka lang na papalitan. Iyong mga malapit lang kay Mr. Tim ang palitan mo. Sigurado ka ba, anak? Napakatanga ko talaga. Bilyong halaga ang nakulimbat ng ahas kong kaibigan. At ang solusyon niya ay ang maikasal ka sa anak niyang si Dende. Kaya ako narito ay upang hilingin sana sa iyo ang ganitong bagay. Saad ng ama. Parang pumasok na sa isipan ko ang bagay na ito, Dad. Kaya huwag kang mag-alala. Kontrolado pa rin natin ang lahat. Mabilis lang yang kitain ang bilyong na kulimbat ng ahas mong kaibigan. Napangiti si Mr. Bon. Sobrang napahanga siya sa talinong taglay ng anak. Edad 20 pa lang nito ay naging CEO na ito ng unang branch ng construction firm na pag-aari pa ng kanilang ninuno. At sa edad na 35 ay napayabong ito ng gusto ni Lorio. Hindi may pagkailang mahusa itong magdala ng negosyo dahil nakapagpatayo na ito ng maraming sangay sa maraming probinsya. Mula sa itaas ay malinaw na narinig ni Nene ang usapan ng mag-ama. Napahanga siya sa magiging asawa niya dahil kakaibang galing at talino ang taglay nito. Nanlili ituloy siya sa kanyang sarili. Ano ba ang maipagmamalaki ng magiging asawa niya sa kanya bilang may bahay nito sa huli? Matagal bago natapos ang usapan ng mag-ama. Nakaidlip na si Nene nang marinig ang ugong ng papalabas na sasakyan. Saktong pagbukas ng kanyang mga mata ay ang paghalik ng nobyo sa kanyang noo. Umalis na agad ang papa mo? Tanong niya sa nobyo. Oo, may mahalagang bagay lang kaming pinag-uusapan. Dinig dito ang usapan niyo. Edi, wala na pala akong dapat pang ikwento sa iyo. Wika ni Lorio. Napangiti si Nene. Buong puso niyang tinitigan ang nobyo. Sigurado na talagang magiging kanya na ito ng buo. Magpahinga ka muna, mahal. Wika ng binata. Hindi ako sanay sa ganito, Lorio. Pagkaramdam ko tuloy ay mas lalong nakakapanghina sa katawan. Kapag magkakaanak na tayo, pwede ka nang gumalaw-galaw. Gusto ko na talagang magkaanak, mahal ko, kaya ayaw ko na ma-stress ka para madali tayong makabuo. Paliwanag ni Lorio. Oo na, sige na, kung yan ang gusto mo. Kahit takot pa akong manganak ay kakayanin ko para sa iyo, mahal ko. Napayakap si Lorio sa tura ng nobya. Wala na siyang maihihiling pa sakaling may kasal na sila at magkaanak. Iyon nga lang at takot pa siyang magtapat ng tunay na katauhan ng kanilang angkan. Baka oras na malaman ito na isa siyang aswang ay bigla siyang kamuhian. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit gusto na niyang magkaanak ay upang maitali ng husto ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Kung dati pakaramdam niya ay walang direksyon ang kanyang buhay, nagkaroon iyon nang makilala niya si Nene. Dati puro pagpapayaman lang ang kanyang ginagawa. Ngunit nang makilala na niya si Nene, ay nag-iba na ang kanyang pananaw sa buhay. Nais na rin niyang magkapamilya at magkaanak. Mindset ba mindset? Araw nang lipad nila patungong probinsya nila Nene. Sabik na ang dalaga na makita ang mga magulang at mga kapatid. Halos buong gabi siyang hindi nakatulog dahil sa kasabikan.
Siguradong masosurpresa sila sa ating pagdating, Lorio. Aha. Sila lang kaya ang masosurpresa. Baka ikaw ay masurpresa rin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nene sa nobyo. Napangiti lang ito sabay tawa. Wala, biro lang. Nakangising sagot ng nobyo. Ikaw talaga puro kakalokohan. Sabay kurot sa gilid ng nobyo kaya napalakas ang tawa nito. Tila ba wala silang pakialam sa ibang sakay ng eroplano. Paglapag sa airport ay kaagad silang naganap ng tricycle na masasakyan. Diretso na sa baryo nila Nene. Puno ang isang tricycle sa kanilang mga bagahe at pasalubong. Mas nalalapit, mas lalong naging sabik si Nene. Pagdating sa harap ng bahay nila ay napahanga si Nene sa tatlong palapag na magarang bahay sa tabi ng kanilang bahay na gawa sa kawayan. Grabe ang ganda nito. Sino kaya ang may-ari nito? Tanong pa niya habang nakatingala sa taas. Ate Nene! Sigaw ng binatilyong nasa bintanang may rehas. Nasa ikalawang palapag ito ng malaki at halatang bagong gawa lang ng bahay. Hoy Totoy, anong ginagawa mo riyan? Tanong ng dalaga. Biglang napasilip ang iba pang kapatid at bumukas ang pintuan na iniluwa ang inang napakalapad ng ngiti. Nay, kaninong bahay po yan? Gulat na tanong ni Nene. Sa atin, pinagawa ni Lorio, hindi mo alam? Napakunot ang noo ni Nene. Kahit kailan ay hindi nawala sa tabi niya ang nobyo. Kaya paanong ito ang nagpapagawa ng bahay? Sunod-sunod na lumabas ng bahay ang apat niyang kapatid. Matagal at mahigpit silang nagyakapan. Napaluha pa pareho sa tuwa ang bawat isa. Ang tagal mo namang nawala, ate. Sumbat ni Totoy. Pasensya na. Talagang sa malaya ako dinala ng kapalaran eh. Napakaswerte mo kay Kuya Lorio, ate Nene. Napakabait na, napakayaman pa. Puna ni Inday ang kanilang bunso na 11 anyos na. Nako, ang lakas mang bula ng dalagitang ito. Sagot ni Lorio kaya tawanan silang lahat. Saktong dumating si Mang Larry na galing sa pamamasada ng tricycle. Maluha-luha itong napayakap sa anak. Grabing swerte naman ang hatid mo sa amin, Nene. Wika ng naiiyak na ama. Napatingala si Nene sa nobya. Pasimple lang itong kumindat sa bahima sa likod ng nobya. Naging masaya ang ilang araw na bakasyon nila sa baryo. Naging alaala nila ang lahat ng araw na magkasama silang naglalako ng gulay na siyang hindi naman pala babagay kay Lorio. Kaya pala duda si Nene noon sa kakaibang linis ng katawan ng binata. Iyon pala ay hindi ito ordinaryong mamamayan lang. Nabibilang ito sa mataas na antas ng lipunan. Walang pagtutol ang mga magulang sa plano ng dalawa na magpakasal sa West. Nanliliit nga lang ang pamilya ni Nene sa estado ng kanilang buhay. Subalit pinaliwanag naman ni Lorio na hindi basihan ang yaman sa pag-iibigan ng dalawang tao. Gabing kabilugan ng buwan, hindi iyon napaghandaan ni Lorio. Saktong nasa bakasyon pa siya at sa bahay ng magiging asawa. Kaya natatakot siyang baka mabisto na mga ito ang kanyang pagkatao. Unang gabi pa lang nila sa bahay na iyon, parang nais na niyang suntukin ang kanyang sarili. Bakit hindi man lang niya naisip na silipin muna ang kalendaryo para malaman kung kailan ang kabilugan ng buwan. At sa pagkakataong iyon pa naman ay sobrang lakas ng katauhang aswang na nakatago sa likod ng kanyang pagiging tao. Mabuti na lang at sobrang napagod sa biyahe ang nobya, kaya tulog mantika ito. Hindi na nito naramdaman pa ang nangyari sa paligid. Sakto ring nakapatay ang ilaw sa kanilang kwarto, kaya maingat na tumayo si Lorio at binuksan ang bintana.
Anyong uwak lamang ang kanyang bagong anyo upang hindi masyadong halata na isa siyang aswang. Kapag mag-aanyong paniki siya na mas malaki pa sa tao, ay siguradong kinabukasan ay malaking isyo o balita na siya. Paglabas pa lang niya ng bintana ay alulong na ng mga aso na kaagad ang maririnig sa buong paligid. Tinaasan pa niya ang lipad nang hindi na siya maamoy pa ng mga aso. Mula sa impapawid ay malayang nag-iikot-ikot si Lorio para makahanap ng mabibiktima. Kailangan niyang magmadali at baka magisnan siya ni Nene na wala sa tabi nito. Nang may makita na siyang isang nakataling baboy, ay kaagad siyang dumapo malapit dito. Palapit pa lang siya ay alulong na ng mga alagang aso ng may-ari ng bahay ang agad na sumalubong sa kanya. Subali takot rin ang mga itong lumapit sa kanya. Mula sa pagiging uwak ay kailangan pa niyang mag-anyong panike upang mapabilis niyang mapatay ang kanyang bibiktimahin. Pagkahawak niya ng ulo at katawan ng baboy, ay kaagad niyang sinipsip ang sariwang dugo nito. Napaiyak ang baboy bago ito tuluyang nanghina hanggang sa binawian ng buhay. Hihiwain na sana niya ang tiyan ng alagang baboy nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng dibomba. Dumaan iyon sa kanyang tenga at ramdam niyang kamuntikan na siyang matamaan ng bala. Lentik na aswang ka, ang alaga kong baboy. Narinig niyang mura ng may-ari. Ang mga asong nakapaligid ay kanya-kanyang kahol din. At bago pa siya matamaan ang dibomba ng may-ari ay bumulusok na siya paitaas. Kapag matamaan kasi siya ng bala, ay piniguradong mabibisto na siya ang aswang. Maswerte pa na hindi sa kanya tumama ang bala. Minsan ay naiinis rin siyang isipin kung bakit kailangan pa niyang isugal ang buhay sa paghahanap ng mga buhay na hayop o tao na siyang magbibigay sa kanila ng lakas sa buong taon. Kapag hindi rin nila gagawin ay magiging sakitin sila at madalas ay hindi talaga makokontrol ang halimaw na nasa loob ng kanilang katauhan. Lalo na kapag kabilugan ang buwan. Gigising at gigising ang halimaw sa loob at siyang magdidikta sa kanilang katauhan para maghanap ng mabibiktima. Habang pabalik sa bahay nila Nene ay unti-unti na siyang nag-anyong uwak upang hindi siya makalikha ng ganoon kalakas na ingay. Oras na dadapo na siya sa bintana. Dalangin niya na sana ay hindi siya mahuhuli ng nobya nang wala sa tabi nito. Na sana ay hindi ito nagising at hinanap siya. Pagdating sa bahay ay dumapo kagad siya sa bintana ng kanilang kwarto ni Nene. Sa kabila ng kadiliman ng silid ay malinaw niyang nakikita ang tulog mantikang magiging asawa niya. Ganoon pa rin ang posisyon nito. Ibig sabihin ay napalalim masyado ang tulog ng kanyang magiging asawa. At halatang pagod talaga ito sa biyahe. Maaga pa lang ay gising na ang mag-asawang Aling Pepay at Mang Lari. Alas 4 ng madaling araw ay nagkakape na ang dalawa. Dahil mamamasada na ng tricycle si Mang Lari. Matapos magkape ay nagpaalam na itong aalis. Mas maraming pasahero sa madaling araw kapag Linggo. Dahil marami ang tutungo sa bayan upang magtinda ng kanilang mga produkto. Kaya pagkakataon iyon nila na makakita ng doble o triple kaysa sa mga ordinaryong araw. Nadat na ni Lorio ang dalawa at nagulat pa ito nang makita siya. Naku Lorio, ang aga mo namang nagising. Tanong ni Aling Pipay. Oo anak, madaling araw pa lang. Baka inaantok ka pa, matulog ka muna. Wika rin ni Mang Lari. Ay, hindi po nay, tay. Sanay talaga akong magising na maaga kahit pa sa syudad. Sagot ng binata.
Ganoon ba? Ideali ka na. Sumabay ka na sa amin magkape. Alok ni Mang Lari. Mabilis na kumuha ng tasa si Aling Pepay para gawan ng kape ang binata. May lakad ka po ba, Tay? Tanong ni Lorio na makitang nakasombrero at nakajakit si Mang Lari. Ay, Linggo kasi ngayon, anak. Marami ang pumupunta sa bayan kapag ganitong araw. Kaya magandang pagkakataon ito. Sabat ni Aling Pepay. Ay, nako. Magpahinga muna kayo, Tay. Huwag ka nang mamasada muna. Pahinga ko muna hanggat nandito pa kami. Huwag mong alalahanin ang gastusin. Wika ni Lorio. Nag-iipon kasi ako ngayon, anak eh. Sagot ni Mang Lari. Ay, hindi ko naman kayo pababayaan. Pagkaalis namin dito ay iiwanan ko naman kayo ng pera na sasapat rin kapag gusto niyong tumayo ng munting negosyo. Ang bahala sa inyo, Tay, Nay. Muli na namang napaiyak si Mang Lari. Talagang napakaswerte ng kanyang anak. Dahil minsan lang sa mga ito ang lilingon sa magulang. Baka masyado na naming naibuso ang kabaitan mo, Lorio. Puna ni Aling Pepay. Napangiti lang si Lorio. Napakaliit na tulong lamang iyon. Pero para sa mga magulang na magiging asawa niya ay napakalaking bagay na iyon. Hindi na nga natuloy si Mang Lari sa kanyang pamamasada. Doon na siya muna na permi sa bahay para alagaan ang kanilang limang bie. Ito naman pala, Tay. Ang dami mo naman palang pagkakaabalahan. Ang sipag niyo. Puna ni Lorio. Nako, yung ibinigay mong pera, wala akong sinayang sa mga iyon. Ibinili ko kaagad ng 2 kalabaw, 2 baka at mga biik. Kasi binilan mo na kami ng tricycle. Kumikita na kami sa araw-araw. Kaya doon na namin ginamit ang pera para naman makikita mo rin kung saan napunta ang perang bigay mo. Paliwanag ni Mang Lari. Natuwa ang binata sa ginawa nito kaya naisipan niyang bilan ito ng malawak na lupain para pagpastula ng mga alaga. Mas malilibang ito kapag maraming baka ang aalagaan. Ayaw sana ni Nene kasi masyado na itong maraming na itulong sa kanilang pamilya. Kaso ay mapilit si Lorio. Marami siyang pera. Para saan naman pala iyon? Kung hahayaan lamang niya ang pamilya ng babaeng napili niyang mahalin, na mahirap pa rin ang estado. Dahil mayaman siya, gagawin niyang magaan ang buhay ng mga ito sa ayaw at sa gusto nila. Maluwaluwa sa tuwa ang ginang habang kaharap ang magiging manugang. Ito ang nagdala ng napakalaking swerte sa buhay nila. Kaya malaki ang pasalamat ng ginang sa pagdating nito sa kanilang buhay. Wala pa itong kaarte-arte at walang kimi itong tumulong sa paglilinis ng babuyan. Kahit pa ilang beses na itong pinigilan. Nag-i-enjoy pa silang naglilinis ng babuyan ng mapadaan galing bayan si Mang Delio. Nago, bantayan nyo lagi iyang mga alaga nyong beek. Yung sa amin nga, malaki na ay nabiktima pa ng aswang. Wika nito. Walang imik si Lorio nang marinig yan. Siguradong siya ang aswang na tinutukoy nito. Ano bang nangyari, pare? Tanong ni Aling Pepay. Ayun, napatay ng aswang ang alaga ko. Siyempre, sa sobrang pagod, hindi ako nagising kaagad. Tsaka pa ako nagising kung kailan ubos ng sipsipin ng aswang ang dugo ng aking alaga. Kwento ng mama. Hindi niyo binaril. Abay lintik. Kung sa akin nangyari ay patay yun sa akin. Binaril ko. Hindi nga lang tumama pero sa susunod, tatamaan sa akin ang aswang na yon. Ang mga aswang na yan talaga napaka-perisyo sa atin. Abay, noong nakaraang buwan lang ay may napatay na aswang si Mang Istong.
Ngayon ay may pag-aalagala na naman. Saang lupalop na naman kaya galing ang aswang na yan? Saad ni Mang Lari. Ang mabuti siguro ay magpaparunda tayo ng mga tanod sa gabi. Nang sa ganun ay may makabantay sa ating mga alagang hayop. Suwestyo ni Aling Pipay. Oo, pwede. Hilingin natin sa ating Kapitan Del Barrio. Muling saad ni Mang Lari. Ganong usapan ang naabutan ni Nene kaya nakisawsaw na ito sa usapan. Anong meron? Tanong niya sa mga ito habang papalapit sa nobyo. Bit-bit nito ang tuyo at malinis na bimpo. Pinunasan ng butil-butil na pawis na sobrang tahimik niyang nobyo. Nene, may gumala na naman daw na aswang kagabi. Kwento ng ina. Nako, maninibago pa ba kayo sa mga iyan? Napakarami talagang aswang sa paligid kung tutuusin. Kaya ingat na lang tayo para hindi mabiktima. Tanging wika ni Nene. Sinabi niya sa ama na painumin ng kape ang bisita. Kaya naiwan silang tatlo ng kanyang ina sa babuyan. Nanay naman, anong ginawa niyo kay Lorio? Nangangamoy dumi ng baboy na tuloy ito. Nako anak, si Lorio ang nagpupumilit na linisin ang babuyan. Ayoko naman kaso mapilit talaga eh. Nahihiyang sambit ng ina. Ano ka ba mahal? Huwag mo naman akong itrato na parang sobrang taas na. Katulad lang tayong lahat. Kahit na Lorio, hindi talaga bagay sa'yo. Halika na nga, paliliguan na kita. Mamaya mga tika dyan eh. Napangisin na lamang si Lorio sa paraan ng pagtrato sa kanya ng magiging asawa. Talagang napakataas ng tingin nito sa kanya. Kung alam lang nito ang tunay na katauhan niya, ewan lang din ang binata kung tanggap pa ba siya nitong maging asawa. Pero hiling niya lagi na sana ay huwag siyang mabisto. Na huwag siyang kamuhian ng babaeng pinakamahalagang nangyari sa buong buhay niya. Pinagmukha mo naman akong bata niyan, mahal ko. Nakatawang reaksyon ni Lorio. Nako, ganyan na ganyan kami noon ng tatay Lari mo. Kaya noong biglang nag-iba ang ugali niya, dala ng kahirapan sa buhay. Pinilit kong magdusa sa piling niya. Kasi alam ko na darating ang araw na babalik at babalik ang tunay na siya. Kahit sa anong paraan. At yun nga ang nangyari. Kaya kayong dalawa, oras na maikasal kayo. Kailangan pang hahawakan niyo ang inyong mga pangako sa isa't isa. Walang bibitaw. Kasi ang mga iyon ang magpapatibay sa inyong pagsasama. Talagang susubukin kayo ng pagkakataon. At kahit sa anumang sistema, basta lagi kong sinasabi sa iyo, Nene, tayong mga babae, habaan natin ang pasyensya natin sa mga lalaki. Sabi nila, tayo ang mahihina. Pero wag ka. Sila ang madaling bumitaw sa pangako. Tayong mga babae, tayo itong kumakapit para mapanatiling buo ang ating pamilya. Kasi iniisip natin ang ating mga anak. Mahaba-habang payo ni Aling Pipay. Nasaksihan lahat ni Nene ang paghihirap ng ina. At hiling niya ay huwag naman sanang maging katulad si Lorio sa ama. Baka kasi hindi ganoon kahaba ang pasyensya niya. Nakatulad sa ina. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo po, nanay. At hindi ko bibigyan ng pasakit ang iyong anak. Mahal na mahal ko po ito. Saad ni Lorio. Salamat naman, Lorio. Panatag ang loob ko sa iyo. Nakangiting wika ni Aling Pepay. Nagpaalam ng dalawa na umakyat na sa taas. Nakakapit si Nene sa bisig ng magiging asawa.
ikaw talaga mahal. Kahit saan ka dadalhin, ang sipag-sipag mo. Pahinga ka muna dito. Kasi pagkabalik natin sa lungsod, siguradong tambak na naman ang mga trabaho mo. Angil niya. Mahal naman, ayaw ko na walang ginagawa. Hayaan mo na lang ako. Ilang araw na lang ay aalis na naman tayo. Hayaan mo akong makapagsilbi sa pamilya mo. Masalamat ko na rin kasi sila ang dahilan kung bakit mayroon akong haninaya sa buhay ko ngayon. Nox, ewan ko sa'yo. May paganyan-ganyan ka pang nalalaman. Busangot ng dalaga. Tinawanan lang ito ni Lorio. Sabay na silang naligo sa banyo ng kanilang sariling kwarto. At dahil pagod ang dalaga at nakatulog ng maaga noong gabi, hindi makakapayag si Lorio na hindi makaka-score habang naliligo silang dalawa. Ano na inggit ka? Gawin mo rin. Iyon ay ang parte na ng kanilang pagmamahalan at relasyon. Charap. Matapos ang ilang araw na bagasyon, madamdaming nagpaalam ang dalaga sa mga magulang at kapatid. Hindi na naman niya alam kung kailan na naman silang muling magbakasyon. Subalit na nga ako naman si Lorio nang magbibigay ng oras at panahon para makabakasyon sa kanilang probinsya. Nasasabik na rin kasing maikasal si Lorio sa babaeng mahal niya. Pagdating ng bahay nila sa Maynila ay hindi inaasahan ni Lorio na ang ina niya at si Dende ang mabubungaran niya sa kanyang mismong bahay. May hawak itong duplicate ng sosie sa bahay ni Lorio dahil binigyan niya ito ng access bilang ina niya. Saan ka ba nagpunta? Hindi ka man lang matawagan ng ilang araw. Reklamo ng ina ni Lorio. Wala ka na dun, ma. At hindi ko sinabing titira ka dito sa bahay. Kasama ang kung sino. Asik ng binata. Hindi siya kung sino lang, Lorio. Siya ang gusto kong mapangasawa mo. Galit na wika ng ina. Nakikita mo ba itong katabi ko, ma? Siya ang magiging asawa ko. Hindi ang babaeng iyan. O kung sino pa mang iririto mo. Umalis na kayo sa bahay ko, ma. Nakakawalang respeto kayo. Galit na utos ni Lorio. Sobrang nagalit ang ina ni Lorio sa kanyang ipinakita. Bigla na lang nagbabaga ang mga mata nito kaya napasubsob ang ulo ni Nene sa dibdib ng nobyo. Kitang-kita niya kung paano nagbabaga ang mga mata ng ina ni Lorio. Biglang naging halimaw ang mukha nito. Naging aswang. At maging si Lorio ay hindi inasahan na gagawin iyon ng ina. Sige. Tignan natin kung tatanggapin pa rin ng babaeng iyan ang katauhan mo. Oras na wala man niyang isa kang aswang. Pananakot ng ina ni Lorio. Anong klaseng ina ka, ma? Bakit puro sarili mo lang ang iniisip mo? Puro gusto mo na lang lagi ang natutupad. Kapag iniwan ako ng babaeng mahal ko at magiging miserable na ang buhay ko, ikakatuwa mo ba? Sumbat ni Lorio. Hindi mo pa nga alam kung talaga bang tanggap ka niyan eh. Hindi mo pa rin dapat ako pinapangunahan, ma. Hayaan mo kong magtapat. Hindi ganito. Angil ng binata. Ang dami mong sinabi. Kung ibibigay mo na lang kaya sa akin ang sariwang laman ng babaeng yan, naging mabuting anak ka pa sa akin. Mas lalong nagliliyab sa galit si Lorio sa sinabi ng ina. Lalo na at nakisawsaw na ang kasama nitong si Dende na nag-aanyong aswang na rin. Bakit mo pa kailangan magpaalam, tita? Tayo na ang gagawa ng paraan para madukot ang sariwang puso ng babaeng yan. Nung sa ganun ay
wala nang magpipigil pa sa ating mga plano. Nakangising wika ni Dende. Ah, ganoon. Sige, subukan nyo lang. Huwag nyo akong subukan. Hindi ako mangingiming patayin ka, Dende. Galit na wika ni Loryo. Hinagkan niya sa noo ang nakayakap at nakapikit pa ring nobya na nakasubsob sa kanyang dibdib. Patawad, mahal ko. Sambit niya. Walang tugon mula kay Dende. Tahimik lang ito habang nakapikit pa rin at nanginginig ang buong katawan. Buksan mo ang mga mata mo, mahal. Pakiusap. Huwag kang matakot sa akin. Hiling ni Loryo sa magiging asawa. Kitang-kita ni Nene ang kaibahan ng mukha nito. Nakakatakot at kung hindi lang niya alam na ito ang magiging asawa niya, siguradong tinakasa na siya ng bait sa sobrang takot. Nang tignan niya ang ina ng nobyo at ang babaeng kasama nito, ay anyong halimaw na rin. Dito ka lang, mahal ko. Haharapin ko lang ang dalawang ito. Loryo, wag. Ina mo ang pinapatos mo. Hindi mo pwedeng gawin sa kanya iyan. Kung siya lang din ang dahilan na mapahama ka, mabuti nang mawala na siya sa mundong ito. Sagot ni Loryo. Nababaliw ka na talaga, Loryo. Papatayin mo ako dahil lang sa babaeng iyan. Pwes, hindi ako papayag. Buwi ka nito sabay sugod kay Loryo. Walang magawa ang binata kundi ang sakta ng sariling ina. Ano lang ba ang lakas nito kumpara sa kanya? Kahit dalawa pa ang mga ito ay hindi kayang labanan ang nag-iisang siya. Nakipagbuno siya sa mga ito. Hindi na inisip kung inaban niya ang kalaban. Halimaw laban sa halimaw na kaanyuan. Kaya dapat ganoon din ang isipin. Biglang bumukas ang pintuan. Ang amang si Mr. Bon ang dumating at kitang-kita nito ang sakitan ng kanyang mag-ina. Mil! Loryo! Tigilan nyo yan, ano ba? Saway nito. Doon lang natigil ang away ng dalawa nang pinilit paglayuin ni Mr. Bon ang asawa at anak. Tsaka lang tila nahimasmasan sa galit si Loryo. Ilang beses na ba kitang pinagsabihan, Mil? Hayaan mo si Loryo sa pagpili ng babaeng mamahalin niya. Suportahan mo kung saan siya masaya. Iyang babaeng iyan ang gusto mong ipakasal sa anak natin. Alam mo bang mga traitor yan? Nalunod ang kumpanya natin dahil sa ama niyan. Ngayon, iyan pa rin ang gusto mo. Kung hindi sinalba ni Loryo ang kumpanya natin, hindi na natin pag-aari pa yon. Baka nakalimutan mo. Paalala ni Mr. Bon sa asawa. Hindi ako naniniwala sa iyo, Bon. Hindi magagawa ni Tim sa atin ang ganyang bagay. Nagawa na, Mama. Bilyon ang nagiging investment ko para mabawi ang kumpanya ni Papa. Ngayon sasabihin mong sinungaling si Papa? Bakit ka ba nagbubulag-bulagan, Ma? Reklamo ni Loryo. Nais ko lang naman maprotektahan ang lahi natin. Kapag sa isang tao ka iibig, gaano ka kasigurado na hindi ka iiwanan at ilalaglag niyan? Paano kung ibubuko nito ang ating lihim? Hindi nyo man lang ba naisipan ang ganoong bagay? Depensa ni Ginang Mel. Tahimik lang si Nene sa gilid na hirap pa rin makapaniwala sa mga pangyayari. Tila ba ang bilis ng lahat at hindi niya alam kung totoo pa ba o panaginip lang ang lahat ng kaganapan. Tila na himasmasan ang ginang matapos maikwento ng anak ang lahat. Tila nabaling pa ang galit nito sa kasamang dalaga. Sa galit nito ay bigla itong nag-anyong aswang at hinarap si Dende. Tita Mel, anong gagawin mo sa akin? Gulat na tanong ni Dende sa ginang. Hayop kayo. Nagtiwala ko sa inyo.
pero mga ahas kayo. Sabay sugod nito. Walang magawa ang dalaga kundi ang magpalitan niyo upang labanan ang ginang aswang sa aswang na lakas. Awatin mo, Loryo. Saway ni Mr. Bon ang ama nito. Hayaan mo na, Dad. Kasalanan na nila iyan kung magpatayan man sila. Wika ni Loryo. Walang magawa ang Ginoo kundi ang lapitan ng dalawa at awatin sa away ng mga ito. Tumigil na kayo. Iisang angkan tayo ng mga aswang. Kaya huwag kayong magsakitan. Saway ni Mr. Bon. Hindi, Bon. Papatayin ko ang babaeng ito at isusunod ko ang kanyang mga magulang. Galit na wika ni Ginang. Napailing lang si Loryo sabay hila sa nobya. Tahimik silang dalawa na naglalakad patungo sa kwarto ni Loryo. Hanggang sa nasa loob ng kwarto na sila, ay walang lakas loob si Loryo na kausapin ang nobya. Nahiya siya rito. Hindi naman iyon ang tamang panahon para magtapat ng kanyang tunay na katauhan. At kulang na kulang siya ng lakas ng loob. Pasimple niyang sinulyapan ng nobya na sobrang tahimik pa rin. At halos hindi na kumurap dahil sa pagkatulala. Naawa siya rito kaya nilapitan niya ito at hinawakan ng kamay at pinisil-pisil. Ngunit hindi tumitingin sa kanya si Nene. Haninea, pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Huwag mo naman agad husgahan ang aking angkan. Pakiusap ng binata. Doon lang dahan-dahang tumingala si Nene. Wala pa rin reaksyon ng mukha. Hindi mababasa kung galit o takot o ano ba ang nararamdaman nito sa pagkakataong iyon. Nene, kausapin mo ako. Pakiusap ni Loryo sa kanyang kasintahan. Halos lumuhod na siya sa harapan nito. Bakit mo itinago sa akin na angkan kayo ng mga aswang, Loryo? Panunumbat agad niya dito. Hindi niya maiwasan na maging emosyonal sa harap ng nobyo. Napabitaw si Loryo sa kamay ng dalaga. Umiiling-iling ito habang nakatingin sa labas ng bintana. Sasabihin ko naman sa iyo, pero hindi pa sana sa ngayon. Kinulang ako ng lakas ng loob, lalo na at natatakot akong iwanan mo sakaling malaman mo na isang aswang ang aking angkan. Walang reaksyon sa dalaga. Magpapakasal na sila. Ngunit itong malalang sekreto pa ang biglang lumantad. Kahit sino naman ay maguguluhan kung magpapatuloy pa ba siya o biglang nawala na ang kanyang pag-ibig. Sa lalaking noon pa lang ay hinahangaan na niya. Hindi lang ang kakisigan at kagapuhan nito, kundi ang ugali nitong napakabuti na siyang hindi nagbago sa paglipas ng ilang buwan na nakilala niya ito. Hindi kita pipilitin na kausapin ako sa ngayon, mahal ko. Pero sana naman, pumapaibaba pa rin ang pag-ibig na inilaan mo para sa akin. Hindi ko sinasadyang mapibilang sa mga isinumpang nila lang dito sa mundo. Patawad, mahal ko. Ayoko rin naman ng ganito. Umiiyak na wika ni Loryo. Ngunit tahimik pa rin si Nene. Kaya lumabas na si Loryo at hinayaan na muna ang nobya na makapag-isip. Kumuhian mo ako. Magalit ka sa akin. Pero pakiusap, huwag mong lisanin ang bahay na ito. Huwag mo kong iwanan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nang hindi pa rin nagsasalita si Nene ay, lumabas na talaga si Loryo. At hinayaan na talaga si Nene na makapag-isa.
Laging sub-sub sa trabaho si Loria. Gabi na akong umuwi at bago uuwi ay nakainom na ito. Minsan ay hating gabi na akong makauwi. Madadatnan niyang mahimbing na natutulog na si Nene. Isang umaga na hindi inasahan ni Nene na pupuntahan siya ng ina ni Loria para makausap. Isang masinsinang pag-uusap. Hindi aakalain ni Nene na magiging mabait ito sa kanya. Gayong galit at ayaw na ayaw nito dati sa kanya. Ma'am, magandang araw po. At ubiling bati ni Nene sa gina. Pwede bang huwag mo na akong tawaging ma'am? Kasi ikaw ang pinili ng anak ko. Hindi ko nga alam kung tanggap mo pa rin ba si Loria. Simula noong malaman mo na angkan kami ng mga aswang. Wika nito. Hindi nakasagot si Nene kasi gulong-gulo pa rin ang kanyang isip dahil sa biglang paglantad ng katauhan ng nobyo at magiging asawa na rin dahil balak na sana nilang magpakasal. Subalit, kaya ba niyang magpakasal sa isang aswang? Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kayang mahalin ang anak ko. Dahil sa kanyang katauhan na hindi normal. Sigurado ako na maintindihan ka ng anak ko dahil mabait iyon. Sakali lang na mapagtanto mo na mahal mo pa talaga ang anak ko, nandito lang siya. Naghihintay sa'yo. Tumingala si Nene para tignan ang reaksyon ng ina ni Loria. Seryoso ito at ramdam niya rin iyon. Maraming salamat po, tita. Pasyensya ka na. Hindi ko sinasadyang mahalin ang anak mo at hindi ko rin naman alam noon na mayaman siya dahil nagpanggap lang siyang construction worker. At ngayon, ang totoo ay magulo talaga ang utak ko. Hindi ko kasi alam kung ano pa ba ang totoo na nakatago sa pagkatao ni Loria. Mamaya ay malalaman ko na hari pala siya ng mga aswang o di kaya ay pinuno. Ang daming nakatago sa katauhan niya at ang totoo, mahirap tanggapin sa utak. Ngunit higit na nanaig ang puso ko. Lita niya ni Nene. Depende sa iyo kung saan ka ba dapat makikinig. Kung sa puso mo ba o sa isip. Ang dapat mas matimbang. Ikaw lang nakakaalam ng lahat, Nene. Ikaw lang din ang makapagdesisyon sa sarili mo. Kung ano man iyon, kahit ako ay sabik na at kung sakali mang tuloy ang kasalan, ayaw kong sa simpleng kasalan. Gusto ko bongga at walang hanggang kainan sa magdamag. Sabik na wika ng ginang. Napangiti si Nene habang nilalaro sa utak ang isang siya na naglalakad sa pulang carpet na nakadamit ng puti. Hinihintay ng mapapangasawa sa unahan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang nagdoorbell sa labas. Dito ka lang, Nene. Ako na ang lalabas para alamin yan. Ilang sandali rin siyang nakatulala nang pumasok ang ina ni Loria kasama ang ama nito. At kagaya ng ina ay nagmakaawa din ito na bigyang pagkakataon si Loria na mahalin at magmahal sa kabila ng pagiging aswang nito. Hindi naman basta-basta nawawala ang pag-ibig ko kay Loria sa kabila ng mga nalaman ko, Mr. Bon. Saad niya. Please, tuwagin mo na rin akong papa at ipagpaumanhin mo dahil pipilitin talaga kitang magpakasal sa anak ko. Pakiusap, Nene. Ngayon lang nagmahal ng ganito ang aking anak. Kaya bigyan mo naman ng pagkakataon na mapatunayan sa iyo na tunay ang pag-ibig niya. Lita niya ni Mr. Bon. Napangiti lang si Nene. At ubili pa rin siya sa kabila ng pagiging mabuti na ng pamilya ni Loria sa kanya. Parang gusto niyang lumayo ngunit hindi rin niya kayang iwanan ang binata.
Mula noong naging matabang na ang pakikitungo ni Nene kay Loryo, ay madalas ginagabi na ng uwi si Loryo. Pataasan na ng kanilang pride. O di kaya ay nais lang ni Loryo na makapag-isip ng mabuti si Nene. Ang hindi alam ni Nene ay nagdadalang tao na siya sa anak nila Loryo. Kaya madalas ay nahihilo siya sa umaga. Unti-unti na rin siyang pumapayat dahil wala siyang ganang kumain. Madalas ay bigla na lang siyang umiiyak nang hindi niya alam ang dahilan. Isang gabing mahimbing ang kanyang tulog. Hindi niya naramdaman ang pagpasok ni Loryo sa kwarto. Titig na titig ito kay Nene nang bigla nitong maamoy ang kakaibang halimuyak mula sa dalaga. Hanggang sa mapagtanto niya kung ano ang amoy na iyon. Buntis si Nene. At alam niya ang amoy ng babaeng nais niyang makasama habang buhay. Napangiti siya habang malayang natititigan ang maabong mukha ng dalaga. Matatanggap mo rin ako at ang buong pagkatao ko, aking mahal. Sambit ni Loryo nang nakangiti habang hinahaplos ang mukha nito. Nang makaramdam ng antok ay tumabi na ito kay Nene. Madaling araw nang magising si Nene sa mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Halos kalahati ng katawan ni Loryo ay nakadapa na sa kanya. Napagtanto niyang kaya pala tila nahihirapan siyang gumalaw. Tinignan niya ang mukha ng sobrang himbing na si Loryo. Halatang pagod na pagod ito sa trabaho. Napangiti siya ng mapagtanto na talagang mahal niya ito. Na kahit may nakatagong halimaw sa katauhan nito, ay nangingibabaw naman ang kabutihan ng puso. Dahilan para mapaibig siya ng gusto sa binata. Handa na akong mahalin ka ng buong buo, Loryo. Bilang isang ikaw o bilang isang aswang man. Nakangiting wika niya. Talaga? Namilog ang mga mata ni Nene sa gulat dahil bigla itong sumagot. Loryo naman, kanina ka pa ba gising? Ngayon lang din. Sadyang matalas lang ang pandinig ko kaya malinaw kong narinig lahat iyon. Walang nagawa si Nene kundi ang mapailing na lang, sabay yakap sa lalaking bumuo ng kanyang pagkatao. Mahal na mahal kita, Loryo. At sobrang namiss na kita. Wika niya sabay yakap ng mahigpit dito. Mahal na mahal din kita, Nenea. Sobra. Kayo ng ating anak. Napakala sa pagyakap si Nene kay Loryo. Napakunot ang kanyang noo sabay tingala dito. Wala pa naman tayong baby, ha? Meron, mahal ko. Nandito, oh. Sabay himas ng kanyang puson. Ha? Wala pa? Kunot noong sagot niya rito. Wala pa nga ba? Paniniguro ni Loryo. Biglang napaisip si Nene. Magdadalawang buwan na siyang hindi dinatnan. Kaya napatingala siya ulit kay Loryo. Hindi ko alam. Saan niya? Napangiti si Loryo sabay yakap sa kanya. Meron nga. Bukas na bukas din pupunta tayo ng doktor para mapatignan ka. Napangiti si Nene sabay yakap sa nobyo. Kinabukasan ay maaga nga silang gumayak para makapagpa-check up. Laking tuwa ni Nene nang malaman na nagdadalang tao na nga siya. Paano yan? Talagang kailangan mo na akong pakasalan ito. Sabi pa naman ng mama mo, ayaw niya sa simpleng kasalan lang. Gusto niya ay bongga at masayang kasalan ang magaganap. Nakangising wika ni Nene. Aha, yan lang ba? Matutupad, mahal ko. Nakangising wika ni Loryo. Sobrang saya ng dalawa nang umuwi dahil sa magandang balita. Inakala nilang maayos ng lahat. Dahil wala namang problema sa mga magulang ni Nene. Maging sa mga magulang ni Loryo ay maayos na rin.
Ngunit nang gabing gaganapin ang kasal, paalis na sana si Nene suot ang napakagandang trahe de bota nang harangin siya ng isang nilalang. Alam niyang ang nilalang na iyon ay si Dende. Kabado siya dahil ano lang ba ang kakayahan niya upang labanan ito. Maliban pa doon ay nagdadalang tao siya at bawal ma-stress. Hindi ko hayaan na magiging masaya kayo dahil ako ang dapat ang nasa posisyon mo ngayon. Galit na wika ni Dende. Alam mong nagmamahalan kami ni Loryo. Pakiusap naman, Dende. Tanggapin mo na lang sa iyong sarili na talagang hindi ikaw ang nasa puso ni Loryo. At hindi kayo para sa isa't isa. At sino pala ang para sa isa't isa, ha, Nene? Ikaw na hindi lang hampas lupa, kundi ultimong tao lang din. Ikaw ang babagay kay Loryo. Kaming dalawa ang nagmamahalan, Dende. Hindi. Yaman lang ang habol mo kay Loryo. At hindi ako papayag. Papatayin kita, Nene. Mabilis itong sumugod at walang nagawa si Nene, kundi ang pumikit lang at maghintay kung ano ang kahinatnan nang gagawing pag-atake nito bilang aswang. Ngunit biglang may dumating at hinarang si Dende. Sa bintana ito dumaan at hindi iyon inasahan ni Nene. Nanoon ay nakalang katapusan na ng buhay niya. Pagmulat niya ng mga mata ay dalawang nilalang ang nakikipagbuno sa isa't isa. Pareho itong naglalaway at ang haba ng mga pangil na animoy galit na galit din sa isa't isa. Mahuhuli ka na sa kasal mo, Nene. Umalis ka na at ako na ang bahala dito. Napagtanto ni Nene na ina ito ni Loryo. Kaya sobrang nagpasalamat siya dito. Mama, salamat sa pagligtas mo sa akin at sa magiging apo mo. Tuwang wika niya. Pinigil niyang huwag maiyak upang hindi masira ang kanyang makeup. Kaligayahan ko, anak. Sige na. Mabilis na siyang bumaba. At kanina pa naghihintay ang bridal car sa kanya. Ma'am, mahuhuli na po tayo nito. Reklamo ng matandang driver. Manong, hanap ka na lang ng shortcut, pwede po ba? Susubukan ko, ma'am. Magkahalong emosyon ang naglalaro sa puso ni Nene. Ngunit higit sa lahat ay ang kasabikang magiging asawa na siya ni Loryo. Nang makarating sa wedding venue ay naluluhang pinagmasdan ni Loryo ang napakaganda niyang bride. Mas lalong napuno ang kagalakan ang puso ni Loryo nang tawagin niya silang mag-asawa. Pasensya na mahal ko. Hindi ko alam kung bakit hindi nakarating si Mama. Pero tanggap na niya ang ating relasyon at may basbas na rin niya ito. Malungkot na wika ni Loryo. Ako alam ko, mahal ko, kasi niligtas ako ni Mama sa kamay ni Dende. Siya ang dumating para harangan ang masamang balak ni Dende sa akin, Loryo. Siya ang naging bayani ko, kaya utang ko sa kanyang buhay ko, maging si Bebe. Nagpupuyo sa galit si Loryo nang malaman iyon. Ngunit, pilit itong pinatahan ni Nene. Nandito ako at ligtas, kaya wala ka nang dapat pa na ikagalit, mahal. Tama si Nene Loryo. At sinisiguro ko na rin hindi na muling gagawin pa iyon ni Dende. Napayakap si Loryo sa ina nang makita ito at biglang sumipot. Sobrang nagpasalamat ito sa ina. Pinatunayan itong tanggap na talaga nito si Nene. Mas lalo pang naging masaya ang lahat ng ibinalita nila ang pagdadalang tao ni Nene sa panganay nilang anak ni Loryo. Ang kanilang anak ang siyang magpapatibay pa sa pagsasama nilang dalawang mag-asawa at magbibigay kasiyahan sa mga magulang nilang hanga din ay magkaroon ng apo. Masyadong malayo man ang agwat ng kanilang mundo,
Naging malapit ito dahil sa pag-ibig na siyang namagitan sa dalawang taong ang akala ay masyadong malabong mangyayari na paglapitin ang bituin at ang buwan. At nais ko lang sabihin sa inyo mga kaswang, hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Huwag nyo nang alamin ang tungkol kay Dente kung anong nangyari. Basta, ang sabi ng ina ni Loryo, hindi na ito makakapanggulo pa. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng nagkasubaybay at walang putol na inaabangan ang tagpong ito o ang pag-iibigan nila Loryo at Nene. Paniguradong wala na namang nalungkot. Maraming salamat po muli at huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pa nating mga paparating na kwento. Salamat po at ingat kayo palagi.